kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulpo, matik sa kalam. Pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan, dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat pa ulit-ulit dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan, no need to say na sana all, meron tayong Rapi Tulpo, handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, idol Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, 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 ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. At ngayon po ay February 6, 2024. Ako po si Shari Roman at makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon, Attorney Freddy Villamor. Magandang hapon po, Attorney Fred. Hi, good afternoon po and welcome to our show, and hope we will be able to deliver a good show for you tonight. Matulungan po namin ang aming mga complainant dito, no? Yes. Pwede bumati na. Oh, sure. Okay. Yes. Sige po. Get well soon, ano? Gusto pong mag-shoutout kay Ma'am Annabel Arceria Margaroli. Siya po ay isa sa aking mga paboritong kliyente. Nasa hospital po siya ngayon at nagpapagaling ng kanyang ubo. Ma'am Annabel, get well soon, ha? Magpagaling ka at marami pa tayong gagawin. You have to be back with your health para we will keep going for those stars. And of course, I'd like to congratulate the Philippine team. And thank you to our Singaporean business partners, James, Andrew, and Spencer,
for visiting us in the Philippines after a long, long while. Ano po? Okay? Yes. Let's go back to the show. Yeah. Yes, and bago tayo mag-start, habang nire-ready natin, mga kapatid, yung ating first case. Mga kapatid, sa mga nais pong humingi din po ng tulong, of course, sa AXIAS party list sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, malaking tulong po, lagi po namin sinasabi dito, malaking tulong po ang ginagawa po ng tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, especially ng AXIAS party list, dahil nga po, lalo na po sa tulong medikal. Kung napapanood niyo po mga kapatid, lagi pong nakaagapay ang AXIAS party list sa Wanted sa Radyo, lalo na po sa mga lumalapit po sa atin na nangangailangan po ng tulong medikal. So sa mga gusto pong humingi ng tulong kay Congresswoman Jocelyn Tulfo, maaari niyo rin pong i-follow at i-message po ang kanyang official Facebook page po na meron na pong 164,000 followers at meron po itong verified check. Okay? Malalaman niyo po na yun po ang official Facebook page po ni Kong Jocelyn Celine kapag ito po ay may verified blue check. And also mga kapatid, sa mga OFW naman natin na nangangailangan din po ng tulong ni Kong Jocelyn Tulfo, maaari po kayong tumawag sa mga numerong nasa screen po ninyo, 02-8293-9209 and 0917-899-5000. Ayan, or mag-email po kayo sa ofw.tulfoaxcis2@gmail.com. At lagi nga po naming pinapaalala mga kapatid, kahit ako po may gumagamit po ng aking pangalan at sinasabi pong kachat niyo daw po ako, ako po, ako personal, nakausap daw nila ng gabi, madaling araw, nagre-reply daw ako. Kaya po hindi po namin, even yung iba po mga staff mga kapatid, mas minamarapat po namin na pumunta na lang po dito sa TV5 dahil marami po ang nagpapanggap na staff, Shari, Odette, Attorney Garrett, even Idol Raffy, lalo na kay Idol Raffy, na nanghihingi po ng pera kapalit po ng serbisyo. Una po sa lahat, kung avid fan po talaga kayo ng Wanted sa Radyo, alam niyo po na si Idol Raffy pa po ang namamahagi po ng tulong dito sa programa at hindi po kami, wala pong kapalit lahat po ng ibinibigay po na serbisyo ni Idol Raffy dito po sa Wanted sa Radyo. Tsaka ayan, hindi ko totoong namimigay ng pera si Shari kasi nandito na ako nangihingi, hindi pa ako binibigyan. Lagi pa rin nangihingi ng Promag 300 mag-dishes. Okay, pero yung sabon, yan, yan. Nagtatampo si Attorney Aina. Bakit? Dahil hindi mo daw siya binibigyan ng Promag 300 magnesium soap. Kinista mo yung mga kailangan kong bigyan na. Sila Yes. Sila Torni Pau. Kasi minention ko kahapon na yun yung ginagamit ko, yung Promag 300 magnesium soap. At nangihingi si Attorney Aina. Okay, sige, sige. Ayan. Okay, eto, nasa studio po natin, Attorney si Police Staff Sergeant Aiza Hora and si Jovelyn Aguba and Jogilin o Aguba. Okay? At nag-invest po sila. Attorney, malaman po natin yung pinakapunot dulo ng problemang ito. Nasa studio po natin, ma'am, si Ma'am Jovelyn and Jogilin Aguba. Okay. Magandang hapon po. Sino po, ma'am? Sino may isa pa ito? Ano pa pangalan niyo, ma'am? PSSG Aiza Hora. Ah, okay. Siya po si Staff Sergeant Aiza Hora. Attorney, kayo po, ma'am, ay si... Ako po si Jovelyn V. Aguba po. Okay. Attorney. Sige ma'am, anong kwento nyo? Pero sino na sino pinakaano? Magsasalita para sa grupo. Siya na lang muna para mabilis tayo. Yung sa amin po ay nagsimula po yung sa investment namin. March po yun. Mm-hmm. Ang nagchat lang po to sa amin si Shilin na nakilala ko po sa Facebook kasi magkakasama po yung mga asawa namin sa isang kumpanya sa trabaho po. Okay. Tapos po yun in-explain niya po sa amin yung business na sa isdaan po, yung sa port sa Nabotas. Yun okay. Po yun, doon daw po kami mag-invest. Tapos April po, nag-start po kami mag-invest. Tapos ang sabi po ay magpe-payout po kami, kikita po kami na ang una po niyang inano sa amin ay 30% hanggang bumaba po na bumaba, naging 25, 20. Tapos hanggang hindi na po kami nabigyan ng payout ng mag-iisang taon na po. May kasulatan yun? May kasulatan po siya. May kaya, copy kayong dala dyan? Kasulatan may kasulatan po siya pero hindi po siya notaryado. Inalo lang po. Okay. Kasi, sinend lang po sa email. Email lang? Opo, Pirmado niya lang po. Pero ang kopya niyo is email copy lang. Opo. Wala yung original. Opo. Tapos ang sabi po sa amin ay babaguhin daw po yung kontrata na yun kasi nag-iba na daw po yung sa business. Okay. Paano arrangement niyo?
ibibigay niyo yung pera sa kanya at sini-invest niya? Opo, i-invest niya po. Yung una po sa amin, ang usap niya ay sa isdaan. Sa isdaan okay. Pa lang po yun. Ilan kayo? Ilan kayo naging investor? Sa akin po, kasi may napasali din po ako. Diba, limang 39 po yung napasali ko na ako po ang kausap nila. Umabot po sa akin ng 4.7 po mahigit. 4.7 opo. Million. Opo. Iba pa po yung sa kila madam. So, magkano total lahat-lahat nun sa inyo? 9 million po. 9 million yung grupo nyo lang? 9 million? Opo, sa yes, amin po. Lang po bukod yun. Bukod sa labas sa inyong tatlo. Tatlo kayo nandito ngayon. May iba pang nag-invest? Opo. May iba pa pong nag-invest kasi yung nalaman po na nag-delay-delay na po, may nag-chat po sa akin na nag-invest daw po sila sa ganito kay Shilin. Nakausap din po nila na hindi na po nila, hindi na po sila nabigyan ng payout. Kayo ba, okay, may usapan kayo, di ba? Kung paano ang gagawin sa pera. Paano daw ang gagawin niya sa pera? Ilalagay nga po sa port, tapos kada... Saan? Sa port? Opo, sa port. Anong gagawin ng pera sa port? Ano? Saan gagamitin? Buy and sell po ng isda. So, yung perang gagamitin is buy and sell ng isda. At the time na siya ay nanghingi ng investment sa inyo, ginagawa niya na ba yung hanap buhay na yan? Si Michelle po. Pagkalam niyo, so ginagawa niya na yung nagba-buy and sell siya ng isda. Okay, hindi niyo tinanong, bakit kailangan mo pa ng pera mula sa amin, eh nagba-buy and sell ka na ng isda. Hindi yung tinanong yun? Kay Shilling kasi tayo naging. Ha? Wala. Hindi po. Hindi kayo nagtaka? Bakit pa siya manghihingi ng pera eh nagba-buy and sell na siya ng isda? Kamusta naman daw ang kita niya at the time? Nung nanghingi siya sa inyo, ha? Kamusta naman daw ang kinikita niya sa pagba-buy and sell niya ng isda? Okay naman po. Si Shilling po kasi, attorney ang kausap po namin doon. Tapos, sino si Shilling? Yun po yung business partner niya po. Business partner ni no? Ni Michelle po. Yun yung si Michelle? Saan si Michelle? Iba pa si Michelle, iba pa si Shilling? Opo. O si Michelle ang nagba-buy and sell opo, ng isda? Opo, siya po mismo yung nakausap niyo ba yung Michelle? Isang ano lang po yun, attorney. Personal po namin nakausap yung pumunta po sila sa Mindoro. Kailan nangyari yun? July po yun. Pero nabigyan niyo na yung pera opo, kay Shilling na hindi niyo pa nakakausap si Michelle. Opo, kasi si Shilin po ang kumausap talaga po sa amin para mag-invest po. Anong kinalaman ni Shilin sa hanap buhay ni Michelle? Yun po, sila business po ang mag-partner. Paano mo na lamang mag-business partner nga sila? Sinabi po mismo ni, dito po kasi saan, hindi ko po yan na-print yung saan. Sige ma'am, kwento niya lang po. Sinabi po mismo yun ni Shilin na business partner niya po si Michelle. Tapos yun lang, naniwala na kayo, okay na. Tapos sinend niya rin po yung mga picture ng ano po. Oh, ito ha, ito po mga netizens, ano mga netizens natin, kindly listen ano. Kung may nag-o-offer sa inyong ganyan, wala namang masama kung pag-aralan nyo muna eh. Diba? Aralin yung mabuti. Siguro, pairalin lang natin ang ating common sense bago tayo maniwala. Ano ba ang sinasabi kong pairalin lang ang common sense? Yung sinabi niyang business partner sila. Hinga mo ng katibayan na mag-business partner nga sila. Ano yon? Business permit, partnership agreement, o kung ano man. Okay. Sinasabi niya, nagba-buy and sell sila ng isda. Hinga mo ng katibayan na talaga nagba-buy and sell sila ng isda. Diba? Ano yon? Siguro, business permit. O mga resibo o transactions na namimili nga sila ng isda sa Nabotas. No? Walang masama kung kayo ay maniniguro muna. Okay, ako meron akong isang may mga pinapasok din ako may investment. Kaya lang inaabot ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Inaaral kong mabuti bago ko pinapasok. Hindi yung kayo, sinabihan kayo, "Oh, mag-invest kayo ng pera kasi gagamitin ko sa buy and sell ng isda." Ilang araw bago nyo binigay yung pera? Sa akin po matagal, parang isang buwan pa po. O isang buwan, pero nanghingi ka ba ng mga dokumento? Yung mga proof lang po na nakapag-pay out po siya. Yung mga? Mga proof po niya na nakapag-pay out po siya. Oo, na nagpe-pay out siya. Pero napatunayan mo bang may tunay siyang negosyo? Yung mga sinisend niya lang. Ha? At saka po nung nagpunta po kasi ako nung July 2022 sa Bulacan po, yung sa chocolate shop. Ha? Nagpunta po ako dun sa chocolate shop ni Shilin. Anong kinalaman ng chocolate shop dun sa pamimili na isda? Kasi po yung sunod na in-open na business. Ha? Kasi po dun sa in-invest po namin, hindi lang po siya dun nakaikot sa isang business lang. Yung ang... So all of a sudden, nawala na sa usapan yung pamimili ng isda?
ongoing po siya habang po nagbubukas okay. po ng ibang business. Okay. Habang nagbubukas po ng business. Doon po yung nag-invest po kami noon, nakapagbukas po ng chocolate shop. So anong angal nyo ngayon? At inaangal nyo ba dahil hindi totoong na-invest yung pera sa negosyo? O inaangal nyo na in-invest yung pera sa negosyo pero nalugi? Alin sa dalawa? Ano sa tingin na nyo? Hindi po kami nabigyan ng payout. Okay. Doon sa bakit, negosyo bakit po. Bakit daw kayo hindi nabigyan ng payout? Attorney, ano po kasi yun, marami po kasi silang naging ano sa amin, pangako. Kasi last December 2022 yung first harvest na sinasabi nila sa amin. O teka, pangako. Ang gulo na. Sabi mo, magbabuy and sell ng isda. Kaya kayo nagbigay ng pera. Tapos sinasabi mo naman yung harvest. Harvest ng ano? Opo, kasi may pan din po sila. Ha? May pan din po sa amin. Saan kayo nag-invest? Sa fish pan? Sa pamimili ng isda? Sa lahat o po. Sa... Mukhang basa sa resibo kasi ito yung mukhang marami sa lahat po din. Yun. Okay. Na hinulog po sa land bank. Tama po ba? True okay. Land bank o banko po yung transaction nila. Ito yun, parang base po lahat sa mga resibo. Meron po dito mga 37,000, 30,000, 220,000. So iba-iba na. Iba-iba na po. Nagbabago ang usapan ninyo. Nagbago. Marami nang pinag-iimbesan ng pera ninyo. Opo, para nadagdagan. Ang una-una po yung support nga po sa Nabotas. Okay. Pangalawa po yung sa chocolate shop. Mm-mm. Pangatlo, gas station. Tapos yung huli po yung sa fish pond po sa Antique. So ilang araw, gaano katagal nangyayari ito na kayo ba ay nababayaran bago mangyari hindi na kayo mabayaran? Opo, nabayaran po kami ng 5 months po na... Tuloy-tuloy po yun na payout. 5 months? Magkano nababayad niya sa 5 months? Depende po kasi sa amin po kung ilan po ang na-invest po namin. 20% po nun ang mababalik po sa amin kada 1 month po. Okay, pero hindi nyo ba naisip na yung binigay sa yung 20% ay maaaring nakuha din lang sa ibang investor? Yun po ang... Yung sa huli na po yun, yung kasi pag... Kasi matagal din ako nagne-negosyo. Mahirap kasi ma-achieve yung 20%... nakikitain na aso lumalabas, hindi lang ikaw binigyan ng 20%. All the rest binibigyan ng 20%. Diba? Parang ang mahirap kitain sa ordinaryong negosyo, yung 20% buwan-buwan maibibigay. No? Ang posible explanation dyan is, kaya niya nabibigay yung 20% ninyong lahat is because may pinagkukunan din siyang ibang taong katulad nyo. Okay? So sinasabi mo, 5 buwan ka lang nabigyan. Opo. Bago biglang tumigil na. Na-delay diba? Na po. Baka ngayon, wala na siyang nakukunan. Diba? Kaya siguro, marami siguro nakakapanood dito ngayon. Anong pangalan nung napag-invisan ninyo? Shilin. Yung kausap po namin, si Shilin Saklot po. Mm. Tapos si yung Shilin. Business partner po niya, si Michelle Lumugda. So may alam ba kayong nakunan din nila ng mga ibang tao na katulad nyo? Opo. Nitula lang yun. Po yun, attorney. Oh. Nung nalaman nilang nagkakagulo na rin po na gusto na po namin magreklamo. So in short, kayo, walang tigil silang kakahingi ng pera mula sa inyong pang-invest sa negosyo. Nung sa atin. No? Diba? Yes po. Kasi kayo, parang in-encourage pa nila kayo, sige, kumuha pa kayo ng pera sa po, iba. Yun. Yun yung mga red flags sa tinatawag natin eh. Ibig sabihin, nag-invest na siya sa negosyo, supposedly kikita na siya, bakit pa siya magpapahingi ng pera sa ibang investors? Diba? Kasi ako, kunyari, matinong negosyante ako ha. Yung tamang negosyo ginagawa ko. Nakakuha ko ng pera sa inyong tatlo, 10 milyon. Kung yun ay in-invest ko, kikita na yun. Yung kikitain, may ibibigay ko na sa inyo. Hindi na ako manghihingi pa ng additional investors. Kasi kung ano mang kinita ko sa 10 milyon, mababawasan pa eh. Nako mo? Kung yun ay tunay kong in-invest. Diba? Eh yun, the fact na wala siyang tigil na kaka-encourage sa inyong manghingi pa ng pera sa ibang investors. That is already a red flag. Diba? Pero sabihin, teka lang, ba't pa kami manghihingi ng pera sa ibang investor? Supposedly, kikita ka na sa investment namin. Diba? Ngayon, pag manghihingi ka pa ng ibang investor, di yung kikitain mong matitirang kikitain mo after mabayaran mo kami, mababawasan pa. Diba? Yep. So yun, malinaw ngayon sa ating ngayon, no? Sa ating mga netizens na pag yung pinag-iimbesan mo ay walang ginawa kundi in-encourage kasi manghingi pa ng investment sa ibang tao, ang nangyayari nun, ma'am, no, is yung nahihingi niya dun, yun na rin ang pinambibigay sa inyo. Okay. Attorney, makasingit lang po ako. Ma'am, sino si Police Staff Master Sergeant Norman Saklot? Yan po yung asawa ni Shilin na dyan po kami
nag-send po ng mga pera na ini-invest po namin. So in short, ma'am, panatag din po kayo na mag-invest dito kay La Shaline and gayon din sa kay Sergeant Norman Saklot dahil police nga po. Kasi nga tropa, kasi nga kasama sa trabaho. Siya kaya po ay naka-assign po, ma'am, saan? Sa 11th Fort Sac. Santa Rosa. Ngayon po nasa Santa Rosa daw po ngayon. Saan po naka-destino, ma'am? Naka-assign po? Santa Rosa PNP? Opo. PNP staff po. Ano binabayad sa inyo? Cheque o cash? Cash po through electronic lang po. To Gcash, to Land Bank. Ganun yun po lang, ang ano walang po. Cheque? Wala doon po sa mga nauna po na nagre-reklamo, na gusto rin magreklamo, cheque po, talbog na cheque na daw po yung... So may mga nauna pa sa inyong hininga? Opo, may nauna. Nito lang po yun na namin nalaman na meron po. So ang malinaw sa inyo is, may mga naunang nahingan, at nung pumasok na kahit nahingan na ngayon, wala pa rin silang tigil sa kakahingi ng pera mula sa publiko, sa ibang tao. Baka nga diba? Po ngayon, diretso pa din. In fact, nagamit pa kayo siguro sa pangingin. Baka nga po, diretso pa rin. Sa ating pong mga netizen, ito pong tandaan nyo, ha? Pag nakapag-invest na kayo at sinasabing manghingi pa kayo ng investment sa iba, eh malinaw na hong Ponzi scheme yan. No? Kayo na mismo ang nagagamit. Diba? Sa pagpapalawig ng anomalyang ginagawa nila. Kaya mag-iingat din po kayo dahil baka madamay kayo dyan. Kaya diba? Nga po naglakas pwede na loob. Pwede sabihin ng mga ibang taong napagkunan nyo ng pera na kasama na kayo sa panluloko. Kasi unang-una, yung perang nakuha mo sa ibang tao, nakita ba nilang binigay mo kay Shaline? At ikaw naman, yung perang binigay mo kay Shaline, nakita mo bang ininvest niya? Diba? Hindi nyo na nakita lahat yun eh. The fact na hindi nyo na nakikita yun, dapat cut off na, tinigil nyo na. O di kaya dapat hindi nyo na talaga in-entertain, no? So, as I've said, hindi lang ikaw sinabi mo, inaral mo. Pero ginawa mo ba yung tamang pag-aaral? Nako mo? Maring sa attorney, hindi naman ako basta pumasok dyan. Inaral ko ng isang buwan. Tanong ko sa'yo, nung isang buwan na pinalipas mo, anong ginawa mo para maaral mo yung negosyo? Hininga mo ba siya ng mga business permit? Hininga mo ba siya ng mga lisensya? Hininga mo ba siya ng mga katibayan na siya ay nagba-buy and sell nga sa nabuo? Hindi mo pinagagawa lahat yun, di ba? Inano ko po. Ano lang ginawa mo nung nakatibayan mo na nasatisfy picture, ka, ha? Yung mga picture po na nandoon po si Shaline, attorney. Tapos yung sa chocolate shop, di ba? Ano yung naka-registered po sa pangalan niya. May permit po yun. Tapos yung sa gas station, ganun din po. Meron din po. Yung sa pond lang po, meron siya yung parang deed of sale ba yun? Tsaka napuntahan niya rin po yun ni Ma'am Jovi. Sige, okay. Mag-ingat tayo sa mga picture-picture kung minsan gawa-gawa din lang. Okay? Pero at any rate, total malinaw naman sa atin na talagang may panlulokong ginawa ito. Sino bang pwede natin ma-refer Chief, yes, Anti-National? Sige. Nasali niya na natin. NBI. Opo, si Attorney Jerome Bumidiano, yung ating chief po ng Anti-Organized and Transnational Crime po ng NBI. Attorney Bumidiano, magandang hapon po. Good afternoon po. Sir Jerome, good afternoon. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Okay. Sir, sir, meron po kami ditong mga complainants na malinaw na to my mind, is malino na sila ay nahikayat ng isang tao na mag-invest sa mga negosyo, isang negosyo na apparently inexistent o hindi naman totoo. At ang unang-unang red flag sa akin dito ay yung pag-encourage pa sa kanilang manghingi pa ng additional investment para sa business nila. So sir, pwede ba namin silang ma-refer sa iyo para matulungan natin at makapag-case build up tayo? Ma-refer namin sa inyo lahat ng papeles nilang hawak ngayon? Yes po, sir. Kami na pong bahala, sir. Kapuntahin nyo lang po sa amin, sir. Okay. Ma'am, sir, ganito ha, para malinaw din sa inyo, ha? Ma'am, tutulungan namin kayo the best way we can. Pero, let us maximize this opportunity, no? Para magkaroon ng awareness po ang ating mga kababayan at netizens para, unang-una, hindi na makapanloko kung sino man yung nanloko sa kanila. Pangalawa, hindi na rin tayo mabiktima ng mga ganito, no? Tandaan po natin, aralin natin mabuti. 'Di ba? Kasi once na naibigay mo na 'yung pera mo, ang hirap ng bawiin, no? Ngayon, ano ba 'yung mga pag-aaral na kailangan nating gawin? Pagka merong lumapit sa inyo at nagsasabing meron kaming negosyong ganito, hingan niyo sila ng mga business permit nila. O di kaya puntahan niyo 'yung tindahan na sinasabi.
nang hindi nyo pinap-obserbahan nyo lang. Kung totoo nga nangyayaring transaksyones, sila nga talaga yung nagbabantay doon. Diba? O di kaya may sinabi on, nagba-buy and sell kami ng isda sa Nabotas. Pumunta kayo sa Nabotas, magtanong-tanong kayo. Kasi hindi naman birong halaga yes, yung po. Pinasok ninyo. Okay? Yes, so tandaan nyo yan ha. Pero in the meantime, we will refer you to the NBI anti-organized and transnational crime. No? I'm sure as we are talking now, meron na naman isa tayong kababayan dyan na nanghihikayat ng mga tao mag-i-invest. Ano po? Yung pong katulad nila Staff Sergeant Isa dito, nila Jovelyn, I'm sure, hard-earned money lahat yan. Yes no? po. So ma'am, ikaw Jovelyn, anong masasabi mo naman? Anong mensahe mo doon sa nakadeal ninyong tao? Kina Shilin at sina kina Michelle po na pinagkatiwalaan namin, pinag-investan namin ng pera. Sana magkaroon kayo ng maraming paraan para maibalik sa amin lahat ng perang pinaghirapan namin. Dahil alam nyo kung gaano kagrabe yung nangyari sa life, sa buhay namin din nung nakilala namin kayo para mag-invest at nung pinagkatiwalaan namin kayo. Yan. Ma'am, ikaw, anong mensahe mo? Kay Shilin po, kasi tinuring ko siyang talagang kaibigan po. Sinasayang yung pagkakaibigan natin na umabot tayo sa ganitong punto. Sana maibalik yung nararapat na para sa amin. Yan lang po. Yeah. So ito, may mga sinasabi. Kasi minomonitor ko yung aking screen for mga comments ng netizen. No? May nagsabi dito, you are investing at your own risk. Which is correct. Since kayo ay nag-i-invest at your own risk. That's why if you have to investigate it as much as you can, gawin nyo po. No? Walang magsama mag-imbestiga. Walang masamang pagdudahan nyo yung kinakausap nyo. Karapatan yung pagdudahan yung kinakausap nyo dahil hinihingan kayo ng perang ilalabas nyo na pinaghirapan nyo. Ha? Okay? Sa Chief, Attorney yes, Jerome, sir, yes, pakitulungan natin, ano? Yes po, sir. Pakitulungan natin. Amin na pong bahala, sir. Kunin nyo yung number ko para magka-monitor. Okay, nagkakatawa kami na Attorney Jerome, ano? Okay. We will do our best, ha? Okay, Patrick. Opo. Okay, alam nyo po, hindi na po. Every now and then, almost every week, siya rin, ano? Yes po. May ganitong lumalapit. But, hindi, ayoko man sabihin, no? But sometimes, we have ourselves to be blamed. Okay, I'm not doing a victim. Hindi po ako nagbi-victim blaming dito ha. It's more of educating yung mga taong hindi pa nabibiktima. 'Di ba? Kaya kayo nandito, I'm sure isa sa dahilan ninyo is para ipaalam din sa tao, magka-create ng awareness para that by itself, ano, yung relating, kinikwento natin nangyari sa inyo, that by itself is already pagtulong na rin sa mga kaibigan nating nakikinig ngayon. Sa ating mga netizens, no? Sana wag din sanang matulad sa kanila yung nangyari sa inyo, ha? Okay? Okay po. Sige. Again, ito po yung mga nirereklamo. Si Shalene Saklot, Michelle Lumugda, Police Staff Master Sergeant Norman Saklot ng Santa Rosa PNP, and gayon din si Mr. Martin Adriculia. Okay. Yung sa Police, no, si Police Staff Master Sergeant si Saklot. Maaari po nating ipatawag din sa kanyang commander, no, para malaman din yung kanilang panig dahil mismo siya ay involved din po dito, no. At parang it seems parang si Staff Sergeant Hora ay kumbaga kampante din dahil police nga naman din, kabaro din niya yung ka-transaction din po niya. Sorry, may effort ba tayong kontakin yung mga sinasabing ng scam sa kanila? Yes po. Nagbigay po kayo ng number, tama po. Kaya lang wala. Ano lang po ang nakontak kayo, no? Namin dyan. Si Saklot lang po. Okay. Pero ngayon ba, sinusubukan po namin kontakin yung mga ano, no? Yung mga nababanggit na pangalan dito nila Sergeant Isa, pero wala atang nagre-respond? Yes po. Wala po. Teka lang, isa-isa nga natin. Anong kinalaman nung ni Sergeant, yung police, si Saklot, si policeman. Diyan po halos kami nagpadala ng pera, sir. Sa account. Opo, sa account niya, GCash number at saka land bank. Attorney Jerome, please take note, ha? Merong police, Master Sergeant Norman Saklot dito na doon naman pinadadala lahat ng perang nakukuha sa kanila. Yes po, sir.
Okay. Tapos sino yung pang-apat naman? Martin Adriculia. Oh, Martin Adriculia. Ano naman ang papel ni Martin Adriculia? Siya po yung nagmamanage po ng fund po sa Antique. Kasi nung nagpunta po ako sa Antique, siya po yung nandun po. Attorney Jerome, I hope let's turn this into a syndicated staffa case para maging non-bailable, ha? Yes, po, sir. Ito bang Michelle, nakakausap ba nila to, sir, itong Michelle? Ah, si Michelle, nakakausap niya daw ba? Si Shilin lang po at saka si Saklot ang nakaka-direct. Sila po lang tatlo ang nakaka-direct dyan kay Michelle na call po. So never po niyo nakausap si Michelle? Sa chat lang po siya nagre-response. Ngayon sir, po wala po. Okay, tandaan niyo rin ito, ha? Para maging syndicated staffa yan, kailangan limang tao yung ididemanda natin, ha? So pag-isipan nyo pa mabuti, aralin nyo para pagdating natin kay Attorney Jerome, mailatag ninyo yung mga facts para mapalabas natin syndicated staffa to, ha? Okay? Sige po. Ma'am, ganun po ang gagawin po natin. And also makikipag-ugnayan din po kami, ma'am, sa Santa Rosa PNP. Kung saan po PNP staff. Opo. Okay po. Sige po, ma'am. Kausapin din po namin kayo at assistant po namin kayo kay Attorney Bumidiano po ng NBI. Okay po. May last message po ba kayo, Sergeant Hora, dito po sa ating mga nirereklamo? Doon po sa aming mga nirereklamo, lalo na po yung kay Saklot. Alam naman niya na kung ano yung nangyayari, wag na siya yung feeling na walang alam. Kasi nakakausap niya naman po yung asawa niya eh. Nakakausap niya. At saka huwag na po kayo mga biktima kasi nabalitaan ko, meron pa po kayong pinapa-invest. Nangyari na nga to, may gusto pa kayo ipa-invest na mga ibang tao. Tapos attorney, pwede po ba yung mga, yung gusto po magreklamo noon pa, pwede po bang magreklamo din po sila? Kasi po ang sabi po ay nag-ano na po sila ng demand letter, kaya lang po, wala pong pirma. Hindi po pinirmahan nung... hindi tinanggap. Opo. Isama nyo na rin siguro kay Attorney Jerome. No, alam mo, kahit na iba-iba po ang kanilang mga lugar. Oo, isama na rin para lang mabuo nila Attorney Jerome yung istorya. Alam mo, ma'am, isa sa mga agency pinagkakatiwalaan ng programang ito, laging nilalapitan, ay ang NBI. At talaga naman pag nakarating sa kanila yung aming mga, yung mga hinaing ng ating mga nilareklamo na pinapupunta ron, inaasikaso nila. Kaya umasa po kayo sa mga tutulungan tayo ng NBI dito. Okay, sa... through Attorney Jerome Bumidiano. Ha? Okay po. Okay. Salamat thank po. You po. Magandang hapon po. Thank you. Salamat po. Attorney Jerome. Yes, sir. Sir, thank you very much in advance, ha? Yes po, sir. Pakisabi rin kay Director. Thank you yes, very sir. Much din, ha? Okay, sir. Thank you, sir. Magandang hapon po. Okay, salamat po. Magandang hapon po. Okay. At newsbreak muna po tayo, attorney. Mm. Okay, at oras natin, mga kapatid, ay 2:32 po ng hapon. At ang... oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Move It, Discarteng Tapat, and Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, and ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. At ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Sansong Plus Herbal Capsule Gold na mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipasama po ng ilang paalala at ang oras natin, 2:32 ng hapon. Okay. Idol. Ikaw ang idol ko. Idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Sir Rapid World ko. Lahat kaming kababayan mo ay saludo. Nangunguna bilang news, public service at entertainment radio station sa Mega Manila. Radyo 5, True FM. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Cobra. Cobra, lakas ng number 1. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Narito ang Radyo 5 True FM News Update. Nianid ng magnitude 4.9 na lindol ang Tadian Mountain Province ngayong tanghali. Naramdaman niyan sa lakas na hanggang intensity 3 sa ilang lugar sa La Union at Ilocos Sur. Sa inisyal na report ng FIVOX, walang inaasahang aftershocks pero posible raw ang mga pinsalang dulot ng pagyanig. At yan ang balita, ako si Arnold Ray para sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Cobra. Cobra, lakas ng number 1. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang Family Rubbing Alcohol
na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At nagbabalik po ang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At ang oras natin, mga kapatid, ay 2:38 ng hapon. Okay, ito attorney si Mr. Aldrin De La Cruz. At humihingi po siya ng tulong na mapaimbestigahan po kung sino po talagang nakabangga at dapat pong managot sa pagkamatay po ng kanyang ina. January 27 po ito nangyari, 10:55 po ng gabi sa may barangay Talang, San Carlos, Pangasinan. Ang biktima po, mga kapatid, ay si Ma'am Fe De La Cruz,
patawid po sila ni mother ko po sa mm-hmm. papuntang Bakery de la Cruz po. Tapos po bigla may sumulpot po. Yung boses mo. Bigla pong may sumulpot na montero po na white. Tapos ang bilis niya po, sinalbok niya po si mama ko, nakaladkad po si mama, tapos tumilapon po sa silong ng sidecar, ma'am. Okay. And then? Tapos na-trauma po yung kapatid ko, ma'am. Alos hindi po siya makausap ng maayos, ma'am. Dahil po sa nangyari, ma'am, kay mama san ko. Saan dapat pupunta ang mami mo nun? Saan galing at saan dapat pupunta si nanay? Galing po sila ng... ano ma'am, ng piriyahan po. Mm-hmm. Tapos nakabalik na po sila sa kalsada. Tapos yung tinapay po nakalimutan nilang bilihin. Kaya bumalik po sila pagtawid. Okay. Yun na po. Doon na po nangyari. Ang bilis po ng sasakyan ma'am na biglang sumulpot. Wala po siyang busina. Wala po siyang double hazard po. Wala po siyang ano, any kind na nagbusina po na ano, basta po bigla pong sumulpot. Nakaladkad po si mama ko, ma'am. Ang kasama ng mami mo doon is yung kapatid. Kapatid ko po. Kamusta yung kapatid mo? Sobrang trauma po siya, ma'am, na hindi po alos makausap. Ano yung mga galos na natamo niya? Wala po, ma'am, kasi ano, nasa gilid po siya. Okay, attorney. San Carlos, Pangasinan. San Carlos, Pangasinan. Alam mo, Shari, naalala ko yung kaso, parang deja vu ito. Naalala ko yung kaso natin, I think that was last week. Na hit and run, ay, pero hindi naman siya hit and run, ano. Yung nakabangga, yung si Police Colonel nakabangga. Oh, diyan din, sa Carlos Pangasinan din, ano? Sa Carlos Pangasinan, okay. So, ano bang salita nyo? Panggalatok, ano ano? Panggalatok. Anyway, kausapin ko si Aldrin. Opo. Ikaw, no? Ano nangyari? So, yung mother mo namatay. Opo. Condolence po, ha? Opo. Kayo pong husband. Hindi, bali, bayaw ko. Bali yung pisan ko yung asawa. Bali pamangin ko to. Ah, okay. Kasi taga so, dito ako eh. Kailan nangyari? January 27? Opo. Okay. Anong nangyari doon sa sasakyan? Hit and run? Opo. Iniwa kay basta? Did on the spot po si mama. Subsequent to that, na-identify ba yung registered owner? Natunton kung opo. Sino? Opo. Paano na-identify yung registered owner kung sino? Sa PNP po. PNP? Opo, sila okay, na po. Okay, sino sa PNP? Si Sir, Investigator po si Sir Zucaris. Ducare. Meron okay. Na rin tayo, ano? Papi, attorney. Oh, meron na rin tayo. Investigation nga, report para mabasa. Yes po. Ito pong registered owner ay si Mr. Bernardo Bulintao. Mm-mm. Tama po, sir? Opo. Okay. Sa may Ifugao. Para po mapa-verify po natin, ano, patungkol po sa kaso po na ito, maaari po nating makausap si Police Colonel Jose Abaya II, ang Chief of Police po ng San Carlos, Pangasinan po. Colonel Abaya, magandang hapon po. Yes, ma'am. Magandang hapon din po. Colonel? Yes, sir. Colonel, kamusta po? Ano po bang mga nagawa na ng mga investigator natin dito? Particularly regarding doon sa identification nung nagmamaneho na sasakyan. Kasi identified na po natin yung registered owner, pero lumalabas hindi pa po natin tugon or identified kung sino po nagmamaneho na sasakyan. Sir, bale, kwan po, na-file na po natin yung kaso kani-kanina lang sa piskalya. Bale, yung driver po ang kinasuhan namin, yung si Bernardo Bulintao na Tagalagawa, Ifugao, sir. Sino, sir, yung driver? Si Bernardo Bulintao po, yung may-ari ng registered owner po ng sasakyan. So, ang lumalabas pong driver ay siya ring registered owner na sasakyan? Yes, sir. Oh. Ano po ang naging katibayan natin na ang nagmamaneho ng sasakyan at na time na mangyayari yung aksidente ay yung nga pong registered owner? Bale, sir, ang nagawa namin, nag-backtrack po kami ng CCTV at nakita po namin na yung sinundan namin kasi during that time, sir, hindi namin alam kasi yung sa CCTV, lalong-lalo na paggabi, hindi mo makita kung anong klaseng sasakyan. Wherein na yung during the backtracking ng CCTV footages ay... nakita namin na ito ay Montero at nung isum namin ay na-identify kitang-kita po yung registration plate ng sasakyan. Ibinarify po namin ito sa ano sa LTO at binagyan po kami ng lapis certification kung sino talagang owner. Then ang ginawa po namin, sinerge po namin sa Facebook kung sino yung Bernard
to Bulintaw, nakita namin po yung ano, yung mga post niya. It's good na mayroon din siyang post na ID na nakalagay yung number. Doon po yung nagiging contact namin doon sa owner po ng ano, ng sasakyan. Okay. Colonel, para sa kalinawan ng ating mga netizens, dito po, hindi sufisyente kasi ang ikinaso natin ay reckless imprudence resulting to homicide at saka abandonment on one's victim. Ano po? I'm sure yun po yung mga kasong final ninyo. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, with those cases, napaka-importante po, ang pinaka-importante sa lahat ay hindi po kung sino yung registered owner. Ang importante po rito is sino yung actual driver at the time na mangyari aksidente. Ano po? Right, Colonel? Sinabi naman, sir, na ang driver talaga ay yung registered owner. Sir, pakiulit nyo nga po, paano natin nasabi na ang registered owner ay siya nga yung actual driver? Kasi during that time, sir, nung pumunta sila sa station, ang kasama ng registered owner at saka yung at saka attorney po niya. Okay. Eh, ang pinipilit talaga na driver ay yung anak niya. Okay. So, nung kunin namin yung personal circumstances ay nagsabi lang, binigay naman yung pangalan ng anak. Pero nung magtanong kami ng other than that, ayaw nilang sumagot. At saka limited lang po ang sinasabi ng abogado na kinabukasan po, bumalik po yung asawa ng registered owner at sinabi niya ang driver po talaga ay yung asawa niya. Okay, so yan po ang sinasabi po nating basihan para masabi natin ang actual owner, ang actual driver ng nagmamaneho nung sasakyan nung mangyari aksidente ay base sa confession na ginawa nung asawa nung registered owner? Yes, sir. Yes, sir. Yung po bang confession na yung ginawa ng asawa nung registered owner, yan po ba ay in writing? Nagwan po ba ng affidavit yan? Ganito po yan, sir. Ang registered owner po talaga ay si Bernardo Bulintaw. Okay. Siya po talaga ang kakasuhan namin. Alam namin o hindi yung driver. It's up to the driver na magsabi kung sino talaga. Doon na lang po sila sa korte mag-usap kung sino talaga. Bahala na po yung driver na magsabi kung sino ang driver na yan. Siya, nasa burden of proof na. Ninyo is, since siya yung registered owner, in-assume nun na siya yung driver? Sir, ganito po yan, sir. No? Sige, sir. Ang registered owner po ay si Bernard Bulintaw. Bernard Bulintaw. So, okay. Oo. Siya yung registered owner ng sasakyan. Okay. So, ibig sabihin, sir, kung wala kaming witness at siya yung registered owner, siya po talaga ang kakasuhan namin, right? So, kung nandun sila sa korte at hindi siya ang driver, siya ang magsasabi, magpapatunay kung sino ang nag-drive sa sasakyan niya. Colonel, ganito. Yes, sir. Para hindi maaksaya ang pagod ninyo at panahon ninyo, maaari bang... So, ang ginawa ninyo dito, Colonel, is regular filing, right? Yes, sir, regular filing. Okay. Ngayon, regular filing, right? Yes, sir, regular filing. Okay. Ngayon, yan ay dadaan muna ng evaluation ng piskalya, di ba? Kung yes, sufisyente sir, yes, na ebidensya. Colonel, bago nyo ipurso na hindi pa rin di mapagod, kindly ask for the evaluation of the prosecutor kung yung bang final ninyo na kaso laban sa registered owner on the assumption that the registered owner is the driver ay sufficient na ba? Because baka mamaya sabihin ng fiscal na kailangan nyo pang mag-produce ng ebidensya kung sino ang actual driver. Okay? Yes, para po... Yes, sir. Sa kaalaman ng ating mga netizens, ha? Meron tayong ina-apply. Kindly listen to this. Kaya kung bakit ko laging ina-advise na pag nabenta nyo ang sasakyan ninyo, ipalipat nyo yung registration doon sa nakabili. Meron po tayong tinatawag na registered owner rule. Okay? Yung registered owner rule na yan, ang sinasabi na yan ay kung may nangyaring aksidente, yung registered owner ang at hindi mo identified sino ang actual driver, sino ang actual owner, yung registered owner ang pwede mong habulin. But that is limited
to civil liability. Sa damages lang po yan ina-apply. Pero if you are filing a criminal case dahil may nasagasaan at yung nasagasaan ay namatay, kailangan ma-identify natin sino yung actual driver para maisampa mo at successfully ma-prosecute mo yung criminal case. Kernel, tandaan po natin na ang file ninyo ay criminal case. Okay? Kung natatandaan po ng mga netizens natin yung kasong nangyari sa Patangas, doon hit and run din yon. Pero yon, in-identify muna kung sino yung actual driver. Natuntun yung actual driver doon kasi inamin mismo ng registered owner na siya yung actual driver. Kaya naisampa yung criminal case against the registered owner because of his own admission at yung nakalap na ebidensya na ang registered owner ay siya yung actual driver. So, Colonel, kindly take note of this of what I'm saying. Ano po? Bumalik po kayo sa piskalya. Alamin nyo sa fiscal o sa prosecutor na please evaluate the case that we filed at yung nubang final namin against the registered owner na siya ang kakasuhan namin ng homicide o reckless imprudence resulting to homicide ay sufficiente pa. Sufficiente na ba? Para nang sa ganong, Colonel, hindi tayo mapagod sa pagpurso ng kaso. Okay, Colonel, yun lang suggestion ko lang naman, Colonel, ano? Kasi malinaw sa sinasabi mo, kaya mo kinasuhan si Bernard Bulintao bilang the actual driver is because he is the registered owner. My suggestion to you is this, para hindi tayo mapagod pare-pareho, kindly ask the prosecutor if that is sufficient enough para yung kaso ay hindi ma-dismiss. Colonel, please. Kasi ang sinasabi mo, bahala na silang magtalo sa korte o i-point out sa korte hindi sila ang driver. Colonel, kung yan ang ebidensya natin, baka hindi po umabot sa korte yan. Dahil ang sinasabi mo, kaya mo kinasuhan si Bulintao as the actual driver is because of your assumption na yung registered owner ay siya yung actual driver. Tama ho ba yung sinasabi ko? Yun ho ang assessment ko sa pagkakasabi nyo eh. Colonel. Yes, sir. Yes, sir. So, Colonel, tama ba ako in saying na kaya mo kinasuhan si Bernard Bulintao as the actual driver is only because he is the registered owner. Tama ho ba yung sinasabi ko? Bale, sir, ganito. Yung kwan kasi niyan, sinabi naman niya na kwan, sir, yung hindi naman siya nag-execute ng affidavit niya, sir, pero sinabi niya na during yung kwan, sir, ay siya yung nag-drive. Binabawi lang nila, yung sinabi nila, sir, na yung anak niya, first kasi ang sinabi kasi nila yung anak niya, pero yung kalaunan lang, sir, sinabi niya yung driver ay yung registered owner na, sir. Okay, Colonel, okay. So ngayon, hindi na rin malinaw sa inyo kung sino talaga ang actual driver? Bale, ang magiging ko na, sir, ay ang actual driver, based na rin, sir, yung sinabi ng asawa niya ay yung si Bernard Bulintao na rin, sir. Okay nga, Colonel, yung bang sinabi ng asawa niya, may affidavit ba yon? Nag-execute ba ng affidavit yung asawa niya? At inamin niya yung asawa niya nagmamaneho? Sandali lang, sir, ha? Kasi nandito po ko sa kwan. Tawagan ko yung kwan ko, sir. Yung, Colonel, ito lang suggestion ko. Para naman ako, naaawa ako dito sa mga namatayan. Ano? We will only make it worse for them kung aasahan nila yung kaso tapos madidismiss lang. Aking Colonel, para hindi rin po mabigyan natin sila ng false hopes at matulungan ng tama. Kasi hindi porke minadali natin yung kaso, nakatulong na tayo. Hindi po ganon. Gawin po natin na, sige, madaliin natin, pero at the same time, gawin natin yung tama. Kasi nga, minadali natin, hindi naman natin ginawa yung tama, lalo nating hindi natutulungan yung mga dapat natin tulungan. Sa aking Colonel, kung kailangan nating gawin ito, gawin po natin ang tama, di baling madelay ng konti, dahil at the end of the day, ang importante, maisampa yung kaso sa korte nang hindi tayo nag-aksaya ng pagod at panahon. Kaya po, ang suggestion ko, ipa-evaluate ninyo
sa prosecutor's office yung final yung kaso at tignan at sabihin at pabayaan yung sabihin ng prosecutor sa inyo kung kailangan pa ng additional evidence para ma-establish sino ang actual driver. Yun po sa aking kernel ay suggestion lamang. Okay sir, sige gawin namin. Total kernel, under the present setup ng Department of Justice, lahat ng fina-file na kaso ng police ay may pinagdadaan ng evaluation stage na gagawin ng prosecutor. Ano po? Sige sir, sige sir. Kernel, can you provide the family? Iho, may nakuha na ba kayong kopya ng final nila? Opo. Nasaan? Ngayon lang ata. Yung kompleto ha? Opo. Ngayon lang pinasa. Ngayon lang po araw. Parang wala pa din. Hindi pa. Pagano? Nasaan hindi ito eh. Hindi po ito. Medical hindi legal po ito. Wala. Ito lang binigay sa inyo? Ito yata. Kernel? Kernel? Hello sir. Yes, Kernel, para makatulong din po kami. Pwede bang ma-providean mo? Teka lang, Kernel ha? Ano to? Okay. Ang nakalagay po diyan SUV po. Ang nakalagay hindi po Montero. SUV lang. Opo, SUV lang po na may career sa taas. Sige. Kernel, pwede bang pabalikin ko sa iyo itong bata para makahingi kami ng full copy o ng complete set ng final niyo sa sa piskalya? Sige sir, papuntahin mo 'yung ano. Puntahan na kayo kagad ha. Kunin mo yung telephone number ko para mapadala mo kagad ng kopya. Tapos okay. Colonel, kindly bumalik kayo sa na-file na sa prosecutor's office ito, no? Yes sir. San Carlos? San Carlos o Dagupan? San Carlos sir. Ha? Sige. Ang sinasabi ko lang naman Colonel is this. Okay pong madaliin natin yung kaso. Pero sa pagmamadali, kailangan huwag nating kalimutan yung mga dapat gawin upang mapatibay ang ebidensya at nasa ganun masigurong sumampa sa korte. Kasi po, yung sinabi mong Kernel, pinailan ho namin yung registered owner. Tapos bahala na silang magturo sa korte kung sino yung tunay na driver. Mali po yung ganong pag-iisip kasi hindi mo naman masisigurong mafafile yung kaso sa korte kung wala ka ring ebidensya kung sino yung registered owner. Ano po? Pinuulit ko po ha, yung registered owner rule, yan ay ginagamit lamang for purposes of filing a civil case or for purposes of recovering damages from the owner of the vehicle. Okay? Hindi po ginagamit ang registered owner rule pag magfa-file ka ng criminal case for reckless imprudence resulting to homicide, damage to property, or physical injuries. Kasi kailangan pong malaman sino ang actual driver kung yun pong ikakaso natin. At dito po, ang ikinaso ay, according to Colonel, reckless imprudence resulting to homicide and abandonment of one's victim. So, importante po dito, sino ang registered owner. Hindi kung sino, ay, ang importante po dito, pag criminal case ay kung sino ang actual driver, hindi yung registered owner. Okay, Colonel, I hope you don't mind me saying these things para lang po sa kalinawan natin lahat, Colonel, ha? Okay, sir. Okay. Sige. So, ang gawin natin, i-retrieve natin lahat ng records. Colonel, my suggestion to you is, since napain mo sa fiskalya, get the results of their evaluation. Kung ano man yung maging evaluation nila at i-require sa atin, gawin po natin and we will help you in doing what has to be done para ma-file yung kaso ng tama. Ano po? Okay, sir. Okay. Sige, sir. Ganun na lang sige muna. Po. Sige po. Colonel Abaya, maraming salamat po at aasistihan po namin sila Sir Aldrin and sila Tatay Romeo sa inyong tanggapan. Maraming salamat po, Colonel. Okay. Si Colonel Jose Abaya II, ang Chief of Police po ng San Carlos, Pangasinan, yeah. PNP. And Sir Aldrin and Tatay, sasamahan po kayo ng aming reporter no, para mas palaliman po yung, yung pag-iimbestiga po dito. Kasi kung hindi, ako siya rin suggestion ko dito, let's get the records. And let's try to bring this to the NBI or CIDG for the determination sinong actual driver. Kasi ang masasabi ko dito is malinaw naman, di ba, Sharina? Yes. Hindi nila alam sinong actual driver eh. Pabago-bago yung sinasabi yung asawa. Pero para ho
magkaroon ng saysay yung sinasabi ng asawang nung babae na asawa niyang driver. Kailangan may confession yon, may sinumpang salaysay na si David, parang wala eh, ha? Ayusin po natin ng tama para maipatakbo natin yung kaso ng tama, ha? Okay po. Sige po, maraming salamat so, po. And pare, may gusto ko sabihin to po. Sir, pwede pong manawagan, sir, sa nakabangga kayo. Sige, sir, sige, sige. Go ahead po. Sir, kung ano, mag-surrender na po kayo. Kasi, sobrang panghuli na po namin kay mama. Sobrang bait niya pong tao, nasa gilid na po siya. Sinagsaan niyo po. Sana may konsensya pag po kayo. Sumurinder na po kayo. Huwag niyo na pong pahirapan yung mga PNP. Nakikiusap po ako. Kailangan po ng mama ko ng hustisya po. Sobrang bait niya po. Hamak lang po sila ng labandira. Nasa gilid na po sila. Binangkaan niyo po. Kulang pa kayo kami sa financial panglibing. Wawa po yung mama ko. Si Lola ko po, umabot po sila ng 99 years old dahil po sa pag-aarog kapag mamahal ng mama namin. Tinakbuhan nyo lang po ng parang aso si mama. Sige, Adan, ganito ang gawin natin. Ano, mag-case build up pa natin yung criminal aspect ng kaso. Pero in the meantime, let me see if tulungan na namin kayong mag-file ng civil case against dito kay Bernard Bulintao being the registered owner, ha? Tama rin, baka pag-final natin yung tamang civil case sa kanya at mapipilitan din silang sabihin sino yung tunay na driver, ha? Iyo, let's go for civil case muna. Danyos tayo. Opo. Civil case, damages tayo, ha? Total, identified naman kung sino yung registered owner. Yan si Bernard Bulintao. Okay? Opo. Kaya, Tony, ganito, bukas kasi lilibing na rin yung ipag ko. Sige okay. Po, pag-usapan po natin muna yan, po, sa kabilang tayo. Studio. Sige po. Opo. Salamat okay? Po. And aming pong taus-pusong pakikiramay, Aldrin. At sir, maraming salamat po at magandang hapon po. Hindi po po. At okay, sige na po tayo mga kapatid at oras po natin, 3:02 po ng hapon. At ang oras po na yan ay hatid po sa atin ng Orafan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orafan po dapat ang nasa una nating listahan dahil yan po ay gawang Pinoy. Mura na, matibay pa. Saan pa kayo mga ka-idol? Sa Orafan na tayo. Kaya Orafan po dapat ang lagi nating itatanong. And Federal Tires mga kapatid, pwede po kayong tumawag sa 877-2000 para mahanap po ang pinakamalapit na federal na tindahan. And also ang barley. Feel amazing with amazing pure organic barley at bumili na po ng amazing pure organic barley sa lahat po ng lehitimong IM distributors. At sa mga netizens po natin, sa mga listeners and viewers po natin na nanonood ngayon, maaari po kayong pumunta po sa mga nais magpa-relax. Maaari kayong magpa-Wensha Spa Center, yung kanilang branch sa Timog, sa Pasay, and also sa Banawe. Open po yan, mga kapatid. Maaari po kayong mag-inquire sa Wensha Spa Center. And mga kapatid, aantayin po nila kayo doon kung gusto niyo po ng mga foot massage, body massage. Ang Wensha Spa Center na po ang bahala sa inyo. 3:03 ng hapon, magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas naman po ng ilang paalala. True na true na ito! Pagdating sa news, information, public service at entertainment sa iisang station. Dito na pala talaga kayo, Radyo 5 True FM. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
sagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Dear Sky Cable subscriber, switch to Signal's postpaid plan and enjoy up to 3 free months with no cash out by showing your Sky Cable Pay TV bill. Apply online at qrco.de/signalapply. Messages at m.me/buysignal. Call #88-555 or visit a Signal store. Learn more at qrco.de/switch. Switch to Signal. Promo ends March 21, 2024. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-181755, Series of 2023. Hashtag move on to awesome. Hashtag move to Signal. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng ano, ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikagora. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5 True FM. Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year sa Dangal ng Bayan category. Ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid! Dito tayo sa to. Watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 3:09 ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa Radyo and pinapa-shoutout lang po ni Bebby, ay mini attorney Gabs Ilaya, si sa staff po ng Bicol GJC Car Rental and si John Delizo Jr. Bonoyon, John Paul Montoya and Willie
Labendino. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan. At pakialagaan ang attorney Gabriel Ilaya na nandyan sa Bicol ngayon. Ayan. Okay, so ako naman po ang magsha-shout out. Ano? Magsha-shout po ako sa mga, mag-shout out po ito sa aking mga followers sa aking Facebook page na attorney Freddy Villamor. At ito na lang, ito lang naman po ang paraan ko upang maipahiwati ko ang pasasalamat ko sa kanilang pagsuporta sa atin dito. Yes, sorry, sa programa natin, ano? Go ahead po. Okay, shout out kay Tisa Latosa. Good eve. Pala, salamat po, naka-order na ako ng Promag 300 magnesium soap. Oh, huh? 4 pieces, padala ko dito sa Hong Kong. Okay, tama yan. Salamat po, ay mga kasama natin dyan sa Hong Kong. O baka subukan nyo rin yung ating sabon na ginagamit ni Sherry. Yes. Shout out din to Manilin Bergoño Reyes. Marilyn Bergoño po, attorney. Kasi lagi akong nanunod at pumunta po ako sa office nyo. Nag-avail na naman siya ng Promag 300 soap. Ang ganda pong gamitin, yan. Hindi ko po sila sina-shoutout dahil kumuha sila ng Promag 300 soap. Nataon lang po ito. Parang gano'n na nga, attorney. Hindi, nataon lang eh. Okay. Ito pa, attorney, shoutout, Joyce Ebb. Attorney Freddy Villamor, pa-shoutout, OFW from Singapore. Tapos, shoutout to Ting Ting, pa-shoutout for attorney Freddy Villamor, watching always from Singapore. Eh, marami talagang nanonood sa atin from Singapore. Kano naman, shoutout kay Melly Pasqua Sabado. Shoutout for attorney, customer ng Promag soap sa London. Wow. Proven po sa akin yon ang sabon ko sa ulo ko na kapalit ng shampoo ko. Very good. Walang balakubak. Glowing and skin ko, order ako uli, attorney. Thank you po. Everyday ako nanonood sa Wanted sa Radyo. Libangan na po kayong lahat. Wanted sa Radyo. Daily part of my duties na po. God bless you all sa inyong lahat. Shout out kay Erickson Rillera. Shout out po, attorney. Tagal La Union po ako. Ilocano ito. Simula 2016, nakikinig na ako sa Wanted sa Radyo dahil sa programa niya, nyo, lumakas ang loob ko na magsampa ng labor case sa kumpanya at agency ko. Ayun, panalo sa Court of Appeals. Shout out to Herman Richilda Rigondon. Shout out from Hearst, Texas, always watching the show. At shout out kay Johnny Vert Anima. Shout out, attorney, mula dito, FJ Camellia, supporters, nasa dagat, seaman ito, nasa dagat pa po kami. Galing Portland, Oregon, pa China, 22 days biyahe. Grabe. Ayan, thank you po. Thank you at walang patid niyong pagtangkilit sa aming palabas dito sa amin. Lalo na kay Shari, buti hindi kayo nagsasawa, araw-araw nandito to. Oh, syempre, at least ako once a week na. Attorney, okay. Ito po, attorney si Ma'am April Dizon at kasama niya po si Mr. Jonathan Garcia at humihingi po ng tulong na mapauwi po ang kanilang kaanak na si Angeline Dizon na nasa Qatar po. At malaman din po sana sa tulong po ng ating programa kung ano po ang status ni Angeline dahil nawala na rin daw po ito ng komunikasyon sa kanila. Magandang hapon po, Ma'am April and Sir Jonathan. Magandang hapon po. Okay. Kailan niyo po huling... okay, bago ang lahat. Saglit lang po, no? Pasensya na po. Meron tayong video. Panoorin po natin. Nilimas nila lahat ng gamit namin. Galing ako ng service. Ayan mo na akong pampalit. Kasi lahat kinuha nila. Kahit isa, wala silang tinira. 18 hours yung duty namin dito. Hindi kami nagre-reklamo. Tapos ganito yung gagawin nila sa amin. Hindi namin alam yung gagawin namin ngayon. Oo nga, kita sa video, nilimas talaga yung mga gamit nila. Nasa labas na. Lahat. Nilimas na. Okay. Magandang hapon po, Ma'am April and Sir Jonathan. Si Sir Jonathan po, kayo po yung kinakasama po ni Ma'am Apo. Angeline. Ma'am Angeline, Ma'am April and Sir Jonathan, kailan niyo po huling nakausap si Angeline po? Bali, yung huling service niya po dyan po, Ma'am. Friday po. Apo. Friday po siya huling naging naka-video call po namin. Ano po yun? Parang may nag-feedback po dito. May naka-on po na cellphone. Opo. Ano po yun, ma'am? Tawag. Sir, ano po yun? Bali, yung Friday po. Tanggalin mo na yung face mask siguro para opo. Mas maintindihan namin. Friday po ng gabi na po siya huling na-contact po namin.
Mm-hmm. Tapos nun, hindi na po siya na-contact po. Yung video na yun, kailan yun? Friday po. Ano yun? Ba't may anong istorya ng video? Bakit may mga gamit na parang inilabas sa bahay? Ano yun? Anong istorya? Itinapon po ng amo po niya. Ba't pinalaya siya ng bahay? Hindi po. Lahat po ng mga staff po. Inalisan po lahat ng gamit po. Lahat ng staff. So hindi lang siya? Hindi lang. So in short, marami silang OFW sa bahay na yun. Opo. Ano trabaho nila doon? Salon po. Ha? Salon. Ah, salon. Pero so, yung kontrata po nila ay katulong po sila. So, kaya inilabas yung mga gamit na yun, ay, yung ba ay gamit sa salon o gamit nila? Gamit po personal nila. Personal po nilang personal gamit. So, pinalayas na sila sa salon? Hindi naman po. Tinapon lang po. Inilabas lang po ng amo niya na walang dahilan po. So, yun ang kauli-hulihang may nadinig kayong mensahe sa kanya? Opo. Pero marami sila ron. Mga ilan silang nagpapakalap niya? Siguro nasa 10 salon. Opo. Puro babae? Opo. Babae. Okay, so ang problema nyo, simula nun, wala na kayong communication sa kanya. Okay. Wala po. Yung sinasabi ng kapatid mo sa video, hindi ko gano'n nadinig eh. Ano ba sinasabi niya ron? 18. Yung 18 hours na po daw silang nagtatrabaho, tapos ginaganon pa daw po sila. Hindi po sila nagre-reklamo. Tapos pag uwi po nila, galing home service po na sa salon, ayun po yung nadat na nila. May pre-service pa po sila. Tapos gano'n na yung dadat na nila. Madat na nila yung magamit na sa labas. Labas na. So yung 18 hours, araw-araw gano'n ang trabaho nila? Opo, araw-araw. Anong? Sige. Attorney, saglit lang po. No, baka wala po sa linya si Ma'am Melissa Cruz, yung marketing officer po ng Excel Green Card Agency. Malaman po natin kay Ma'am Melissa yung status po ni Ma'am Angeline Dizon na nasa Qatar. Magandang hapon po, Ma'am Melissa. Good afternoon po, ma'am. Attorney. Melissa? Yes, ma'am. Yes, sir. Ikaw ay nandyan sa Qatar? Hindi po, sir. Kami po yung agency. Local agency natin. Dito sa Pilipinas po. Pero may representative kayong nasa Qatar, correct? May tao yes, kayo ron? Yes po, sir. Meron po, sir. Okay. Alam niyo na ba yung sitwasyon dito ni Juan? Ni Angeline yes, Dizon at yung grupo niya? Kasi apparently, hindi lang siyang may problema, kundi yung grupo niya, di ba? Ma'am, anong yes, latest from you? What is the latest word from this group of Angeline Dizon sa Qatar? Yes, sir. Actually, sir, yung representative namin po, yung welfare officer namin sa foreign agency, which Alrehab po, is nandun na po sa Polo ngayon, sir. Hinihintay po sila Angeline na dumating po. Meaning to say, na-secure na sila Angeline at parating na sa Polo? Yes po, sir. Waiting po ako sa update kasi kanina, bago po kayo tumawag sa amin, is kachat ko siya. Mm-mm. Waiting daw po siya. Nandun na daw po sila. Siya, yung representative na agency natin doon. Ma'am, kayong Ma'am Melissa, so even before today, ginawa nyo na ng action itong complaint nila Angeline. Ganun po ba? Yes po, sir. Kinakausap na po namin yung sponsor niya. Okay. So, ayun po, ngayon po naka-schedule kasi sila magharap sa sa Polo, sir. So waiting po tayo sa magiging update po nila, sa magiging outcome ng pag-uusap nila. Yan ba, ma'am? Possible na outcome ba, ma'am, yan ay mapauwi na sila, Angeline? Yun po. Yun po ang, ganun po ang mangyayari, sir. And that is a definite thing that to happen. Mangyayari na yes, po yun. Po. Makakauwi na sila. Yes po. Yes po, attorney. Ma'am, so far siguro I would like to express my appreciation. Parang na-actionan yes, nyo kaagad itong problema ni Angeline, no? So apa. Okay, so actually, I'm sure si attorney, nung nakita ko po nagla-live siya, minessage ko kaagad siya. And then tinanong ko kung ano nangyayari. Nag-report po agad kami as agency dito sa Pinas doon sa Qatar. So bago po namin ma-receive yung mga memo ng OWA, ka-chat na ho namin si Angeline last week po. Sherry, can I say something? Yes, Melissa, kindly listen to this, no? Nag-umpisa po akong umupo dito since May last year, no? Mm-hmm. Kadalasan na nangyayari dito, darating dito yung kamag-anak ng OFW, grabe na ang dinanas ng OFW yung nandiyan dyan sa Middle East, wala pa rin ginagawa yung agency. Ayun. No? Kaya nga po. Pero Melissa, this one, for the first time, nako, nakakatuwa at may isang agency katulad nyo. Sana lahat ng agency katulad nyo, isipin mo, bago pa nakalapit dito sa amin yung kamag-anak, nagawa nyo na pala ng paraan. At lumalabas, bago pa kayo makatanggap ng memo sa OWA,
nagawa nyo na rin ang paraan. So, ganun ba? Tama ba ako, Melissa? Opa, monitored naman po namin sila kasi usually sa Facebook naman po yan sila malalaman mo kung ano yung hinanain pwede nila. So, nung nakita ho namin, kinausap na po ng agency agad dun sa Qatar yan si Angeline. So, nireport na rin po namin agad sa Qatar. So, ngayon po yung schedule ng parang harap po, pag-aharap nila. So, maaga pa po kasi doon. So, waiting pa rin po kami dito sa agency kung anong update po. Sige, nandito yung mga kamag-anak. Ano ba masasabi niya tungkol dito sa usapin ngayon? Siguro po. Kasabi po, kausap namin sila. Ang sabi ko nga, ngayon nga ho mag-uusap. Kaya wala pa po akong masabi sa inyo kung ano po yung update. Pero most probably naman po talaga, ang nire-request po namin dito sa agency din, and yung agency din sa Qatar, na pauwiin nga po si Miss Angeline para okay na po. Tapos kung ano po yung last salary, yung demand po, is kung mabigay na po para matapos na rin po. Oh, sige. At so, anong masasabi niyo, Kwan? Kasi po, ang nangyayari po dun sa case ng ate ko, binabaliktad po siya eh. Nino? Nung amo po. So, yung amo ang problema natin, di ba? Nananakit po. Nananakit. Oh, ma'am Melissa, nadidinig mo, nananakit daw yung amo? Oh, sige, yun po ang aalamin natin ngayon, sir, pag humarap na po si Miss Angeline dun sa agency. Oh, ikaw, ano? Anyway, nandun naman po yung Polo o representative natin. So, malalaman po natin lahat po. Ano pa? Ikaw naman. Ma'am, excuse me lang po, ma'am. Mm-hmm. Ma'am, bakit sinabi niyo po kagabi na yung asawa ko po yung nagpasimula po lahat na nagiinom, nagbebenta ng alak? No po. Ang sabi ko, ang pagkakasabi lang po ng amo, kaya daw nagalit sa kanila is because gabi-gabi daw nagiinom. Hindi ko sinabing si Angeline, yung grupo nila ni Angeline. So yung amo ang yun nagsasabi. Oo, ang nagsabi ano, doon sa Angeline, agency no? At saka sa Polo. At yan po ang iimbestiga ni Ma'am Melissa ba? Sige ma'am, sorry, just keep on talking. Sorry. Sorry po. Okay po. Sige ma'am, ano pong sinasabi nung amo laban kala Angeline? Yun nga daw po, kaya daw po nagalit yung amo is because gabi-gabi daw nagiinom. So, ang sabi ko kay kuya kagabi, ka-chat kita kuya, ay kausap kita, ang sabi ko na hindi ko pa alam kung totoo talaga yon, kasi ngayon pa sila maghaharap po, ngayon ang schedule sa OWA. Ay, sa Polo hindi, natin. Hindi po ganun yung, ako po yung kausap mo, Ma'am Melissa, hindi po ganun ang sinabi mo sa akin. Hindi po ganun. Mm-mm. Sabi niyo po, yung ate ko po matapang masyado, malakas ang loob. Kaya siya lang yung nag-uudyok sa mga kasama niya na magdemanda kasi magsampa ng kaso kasi malaking tao po yung ano, kamag-anak po ng royal family yung amo. Pero at this point, na-secure na nila yung ate mo? Hindi po namin sure. Hindi po namin sure kasi wala. Kasi ganun lang po lagi nilang sinasabi sa Melissa, akin. Melissa, nagdududa sila dito ha. Yung po bang kapatid nila at yung mga kasama ay na-secure nyo na at papunta na sa inyo dyan? Ay papunta na sa may Polo? Polo. Yun po ang ano, yun po yung kaninang sabi sa akin ng agency sa Qatar na waiting po sila sa pagdating po. Okay, sagit lang po para po mas malinawan tayo at maano po natin yung kalagayan talaga, ma-secure natin yung kalagayan po ng ating OFW. Nasa linya na natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations po ng OWA. Attorney Malonzo, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am, aware na po ba kayo, ma'am, dito sa problemang ito? Yes po, attorney. Yes po. Ma'am, ano na po ang latest? Okay po. Actually, coordinated na po to sa aming welfare officer sa KTLWO. At today nga po, nakaschedule po na mag-usap po si Angeline saka po yung Warren Recruitment Agency niya po. Ma'am, so far yung... To discuss... Sige po. Ma'am, so far, ma'am... Yung pang-agency ay nagagawa naman nila yung kanilang tungkulin upang maproteksyonan yung ating OFW dyan. Actually, nagre-report naman po sila kasi ini-endorse po namin to almost everyday na nga po since we received the request po. So, sumasagot naman po sila at nagbibigyan naman po sila ng update. Okay, but aside from the update po kasi ng Philippine Recruitment Agency, kami po, ang kausap din naman din namin po is yung aming welfare officer din namin to ensure po na talagang dadalhin po doon si Angeline
Ano ba yung mapag-usapan, i-report mo sa amin mamaya po ng aming welfare officer. Okay. Ma'am, sa ang pakiusap, ma'am, ng mga complainants nandito sa amin, isa na makauwi na si Angeline. Ganun ba? Opo. Tsaka yung sahod mga, po. Yung mga kailangan niya makuha po. Yung mga pansin. Yung mama, yung pong mga benepisyo. Mga benepisyo? Ngayong ano po, February, hindi pa po siya pinasahod. Ay, January, katapusan, dapat sasahod sila, hindi na po sila pinasahod. Ah, okay. O ma'am, ma'am, yung pong nadidinig, ma'am, nadidinig mo yun, yung mga, ang worry nila, makabalik nga dito si Angeline, pero hindi rin naman makuha yung mga dapat na sahod. Opo. Okay. Tapos yun nga po, kinulong po sila. Okay, wala pong problema dun sa kung meron pa siya unpaid salary. Sige po. Ito po, sisiguraduhin po na aming welfare officer sa kayo administrative staff namin doon. Napakagaling po ng mga ng role of AAS namin doon. Napakabilis po kumita. I am, siyempre. At i-ensure po na ang karapatan po ni Angeline po ay mapapangalagaan. Kasama na rin po yung unpaid salary niya. Pag di po siya binayaran doon, alam naman ng PRA nila. At pwede silang singilin dito, pwede isena po sa OWA. Ah, sige, ma'am. Yes, okay. Kita mo ha, nakita mo naman yung mga salita ni Ma'am Sherilyn, yung mga matatapang salita, hindi talaga kayo mapapabayaan. Ngayon, sagot sa inyo naman, Melissa, ha? O sige, sana tama, hindi ako nagkamali sa aking opinion kanina, ha, na yan ay talagang natulungan ninyo at matutulungan nyo pa, Melissa, kasi pagbalik dito ni Angeline, I will make sure na makakausap ko siya and let's hope na wala silang complaint laban sa agency. Okay? Sige po, sige, bantayan natin maigi, ha. Sige, may communication na kayo sa agency nyo? Sa agency? Opo. Communicate nyo na? Ma'am Melissa, Melissa Cruz? Pa, yes po. Ma'am, okay. Please maintain your 24-hour connection or communication with the family of Angeline. Na sana talagang matugunan nyo kung ano, yung kung ano man yung dapat yung tungkulin bilang agency ni Angeline sa pagpunta dyan sa Qatar. Okay? Yes po. Yes po, attorney. No problem report po. Hindi kayo sa amin, ha? Sige po. Okay. Sa ano pang masasabi nyo so far? Okay na? Sana po makontak po namin ate namin within the day. Ma'am Melissa, pwede ba yung possible na as soon as possible makakommunicate si Angeline dito sa mga kamag-anak niya nandito sa amin? Advice ko po ngayon yung agency na once dumating po sila Angeline, una pong gawin is tawagan po muna sila, yung pamilya po, para mabawasan yung worry. Yes, ma'am, para mapanatag din ang loob nila, no? Sige. Opo. Okay, ma'am. Sige po. Yes po, thank you so much po, attorney. Okay, and of course, maraming salamat, attorney Sherilyn Malonzo. Alam niyo po, ngayon po, bukas may mapapauwi din tayong OFW. Maraming salamat, attorney Sherilyn Malonzo, dahil grabe din po ang commitment din ng OWA, ang ginagawa din po ng OWA sa programa po natin. Maraming salamat po, attorney Sherilyn Malonzo. May mapapauwi na naman po tayong OFW bukas. Opo, welcome po. Ayun. Action woman din yan. Ma'am Sherilyn, yes. Long time no hear from you. Oh, matagal. Hindi, matagal na. Kasi ito yung... Ito na lang kasi yung pag-upo kong may na-involve na OFW kaya matagal tayo hindi nagkakwentuhan. Yes po. Oo, mga attorney. Sige ma'am, hope to see you in your office one of these days. Salamat po, attorney Sherilyn Malonzo. Si attorney Sherilyn Malonzo ang isa po sa mga tumututok ng ating mga minamahal na OFWs, no? Yung mga lumalapit sa atin. Action man, action woman yan, si attorney Sherilyn Malonzo. Sige po, ganun po ang gagawin natin. Ang mahalaga lang po ngayon, malaman lang po natin na safe po at makakauwi po si Angeline Dizon po dito. Okay? From time to time, sir, magbibigay po ng update ang aming staff sa inyo para po masamahan din po kayo sa pagsundo sa ating OFW. Sige po. Salamat po. Magandang hapon po. Okay, salamat po. Salamat po. Okay. Sige. Okay. And ito po, again, maraming salamat din po ulit kay attorney Sherilyn Malonzo ng OWA. And also kay Sir Arnel Ignacio. Ayan, hindi pa yan, I'm sure hindi pa natutulog yan. Oh, Sir Arnel Ignacio. Okay, oras natin mga kapatid, 3:29 ng hapon. At sa mga nais pong mag-relax, lalo na po at magwi-weekend na mga kapatid, maaari niyo pong bisitahin ang Wencho Spa Center sa kanilang branch po sa Timog, sa Pasay, and sa... sa Banawe, mga kapatid. Kung gusto niyo po ng mga foot massage, back massage, full body massage. Ayan, mga kapatid, kompletos recados na po dyan sa Wensha Spa Center. 3:29 ng hapon, magbabalik po ang Wanted sa radyo. Dyan lamang po kayo. Idol.
pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. After 12 years, nagbabalik ang Concert Queen. Look, it's happened once. Always loved a Pops Fernandez concert. Pop the champagne, raise a glass to her eventful 40 years in show business. Joining her party on stage, Concert King Martin Yevera, Randy Santiago, Joey Albert, Pop Suzara, at marami pang ibang special guests. Always Loved, a Pops Fernandez concert, February 9 and 10, 2024 at the Theater at Soler. Tickets are at Ticket World and Soler Resort and Casino. For inquiries, call DSL Productions at 0917-500-9544. Always Loved, a Pops Fernandez concert, in partnership with Radyo 5, True FM. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Eh, totoo naman, mayroong ganyan. Oo, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, nag-aanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. May namiss ka bang mga shoot, pasa at hiyawan? Ngayon, hindi na! Dahil araw-araw mo nang mapapanood ang mga paborito mong sports programs sa TV. Watch us on these channels. Free TV Channel 41, Signal TV Channel 6, Sky Cable Channel 59. One Sports, ito ang go-to tambayan for your favorite sports programs. Dito ka na sa paboritong tambayan mo pagdating sa sports. 2024, sa Chinese horoscope, ito ang Year of the Wood Dragon. Very good ba ang 2024 for business, life, relationships, travel? Makinig sa mga programa ng Radyo 5 True FM para sa Chinese New Year vibes. Ano ang lucky color? Meron ka bang lucky charm? Ano ang sabi ng feng shui? Alamin ang cultural significance ng Wood Dragon sa Chinese New Year at paano magse-celebrate ang mga kapatid natin Chinoy at Pinoy sa Pinas. Tara na! Celebrate Chinese New Year with Radyo 5, True FM. Kung hey Fat Choy! Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay.
Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At mga kapatid, nagbabalik pong Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. At ang oras po natin ay 3:35 ng hapon. Okay. And mga kapatid, again, uulitin po namin, sa mga kababayan po natin na nasa probinsya o isang OFW, maaari po kayong magpadala ng inyong representative dito po sa aming tanggapan. Ano? Kahit isang representative lang po, mga kapatid, dala po ang ating vaccination cards po or yung iba pong mga documents po na maaari po nating mapakita sa mga researcher po. Sa mga staff po ng Wanted sa Radyo dyan po sa, dito po sa TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. And again, Monday to Friday lamang po kami, mga kapatid. So, wala po kami ng Sabado-Linggo. Okay? And please lang po sa mga kababayan po natin, wag po kayong paloko, no, dahil po sa mga gumagamit po ng pangalan ko, pangalan po ni Idol Raffy, pangalan po ng kahit sino mang staff po dito at naniningil po ng serbisyo. Libre po ang aming serbisyo at iwasan din po natin magpandiwala sa mga gumagamit po ng pictures ni Idol Raffy, yung sinasabing mga loan, wala pong katotohanan yan, mga kapatid. Okay, ang pinaka-legit lang po na account ni Idol Raffy ay yung Raffy Tulfo in Action na meron po itong 21 million followers and meron pong verified blue check. Okay? And uulitin ko po, hindi po ako nakikipag-chat sa mga complainant po. Okay? Kung meron po kayong kilala na sinasabing ka-chat ko daw po, please lang po, yung Shari B na may gumagamit po na pangalan ko and also picture ko, please lang po mga kapatid, wag po kayong magpaniwala doon at sa mga gumagamit din po ng mga pictures ni Idol Raffy. Yes, dapat talaga pumunta po dito sa TV5 kung meron po kayong irereklamo. Okay? Mas maganda po kasi personal po na nakakausap po mismo ng mga staff po natin, yung mga nagrereklamo. Okay? And also, iwasan nyo lang din po, mga kapatid, ha, yung mga nag-i-interview sa inyo sa labas ng TV5. Yung mga staff po namin dito, mga kapatid, ay mga naka-uniform and ID. So kung hindi po yan naka-uniform and ID na Raffy Tulfo in Action, ay hindi po yan staff ni Senator Raffy. Lalo na po sa labas. Kunyari may nagpanggap po na staff, reporter daw siya ni Senator, sasamahan kayo. Please lang po, meron po kaming mga uniform and also jacket na exclusive lang po para sa mga staff. Huwag po tayong masyado nagpapaloko. Paulit-ulit na po kami dyan, mga kapatid. Si Ma'am Connie Perez po na isa pong barangay utility ay humihingi po ng tulong na makausap ang kanyang mister. Umalis daw po ito, walang paalam at hindi na rin daw po alam kung nasaan ngayon, attorney. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Connie. Magandang hapon din po. Opo. So, Ma'am, pakikwento mo nga anong nangyari. Start po kasi yan, sir. Nung na-demolish po yung bayan namin. Na-demolish? Opo. Nakabili po kami ng rights sa Cavite. Tapos, nahakot lang po niya yung gamit namin. Mula po noon, nagtalo po kami dalawa dahil sa pera. Umalis na po siya. At mula po noon, hindi ko po alam kung saan siya hahanapin. Kaya nandito po ako sa inyo. Nananawagan po. Sana po, yung asawa ko po, sana naman po, makipagkita ka na po sa amin ng mga anak mo, hinahanap ka namin. Mahalaga ka naman sa amin, hindi namin alam ko ano na nangyayari sa buhay mo. Handa naman akong tanggapin, ayusin natin lahat ng mga problema natin sa ating pamilya para sa mga anak natin. Alalahanin mo, apat yung anak mo, may babae ka pa, nag-iisa. Maliit pa, magdadalawang taon pa lang. Sana isipin mo naman sila. Ay, huwag na ako, yung mga anak mo na lang. Kasi mahalaga sila sa akin. Dapat mahalaga din sila sa iyo, dahil ikaw yung ama. Sana naririnig mo ito.
Alam mo naman kami kung saan kami pupuntahan. Kaya sa ano, okay, puntahan Connie, mo kami. Pasensya na po. No? Malinawan lang po tayo. Alam niyo po na may babae po si Sir Dindo? Hindi po. Hindi ko po alam. Okay. Pero meron ba kayong mga hinala na ito po ay may ibang babae? Wala naman po. Okay. So ngayon po ma'am, may hinala naman po kayo kung saan po siya, yung mga kamag-anak niya po dito. Nanay, tatay niya, kapatid niya, nakuhanan niyo na po ba ng panin? Opo, wala naman daw po sa kanila. At hindi rin yun po daw nila alam kung nasaan. Okay. Ano po ba ang huling message or mensahe po ninyo ni Sir Dindo? Nung tinex ko po siya, sabi ko, kamusta ka na? Nasaan ka? Mm-hmm. Nag-aalala kami sa'yo. Hinahanap ka ng mga anak mo. Sana isipin mo yung mga anak mo. Sabi lang po niya, okay lang daw po siya. Ganun lang. Tapos wala na po. Tapos binilak na po niya ako sa messenger niya. Yung telephone number niya, tinatawagan niyo? Tinatawagan ko po. Nagre-ring po. Tapos kinakancel niya po. Hangay, nagre-ring? Opo. Tapos kinakancel niya po. Ringing lang din po. Hindi po tayo sinasagot. Opo. Kasal po kayo? Opo. Ano katagal lang kayo kasal? 14 years na po. Wala kayo ka-idea kung saan siya? Wala po. First time niyang nangyari ito? Opo, first time po. Ano sa tingin mong dahilan? Ba't siya basta lang nawala? Hindi ko po alam. Basta lagi po namin pinagtatalunan. Lagi po yung pera. Bakit? Ano ba trabaho niya? Ano po yan siya eh? Contractual po. Dati po sa EP Cargo po yan. Nag-resign po yan siya. So, pinagtatalunan niyo pera. Sino opo bang lumalabas na breadwinner o nagtataguid ng pag nagbigay pamilya po kasi yan ng budget, sir, minsan po hahanapin niya sa napunta na alam naman po niya na araw-araw kang bibili ng pagkain ng mga anak. Ikaw may trabaho ka? Mayroon po. Anong trabaho mo? Sa barangay po, utility po. So, tumutulong ka rin sa mga gastos sa bahay? Opo. Ilang ba anak niyo? Apat po. Apat. Well, siguro manawagan na din tayo, Sherry, kay Dindo na sana Dindo, may kumukontak ba sa ngayon? Tinatawagan ka namin, sana sagutin mo upang magkalinawala kayo ng asawa mo. Eh, hindi naman natin pwedeng sabihin may nangyaring masama sa kanya o namatay na siya dahil nagri-ring yung telepono, hindi lang sinasagot. Nag-text ka na ba? Nag-text ka sa kanya? Hindi rin nare-replyan? Opo. So, may katanungan lang ako, Atrini. Ano po yung naging huling pag-aaway niyo, ma'am? Bago nung, po siya umalis. Nung ano po, okay na po yan eh. Umuwi na po ng Cavite. Ayusin niya po yung bahay namin. Ngayon po, siyempre po, ako po kasi nag-iisa lang din babae sa amin. Siyempre po, yung tatay ko po, galit po sa kanya dahil sa ginawa niya sa amin na pag-iwan. Tapos babalik kung kailan lang niya gusto. Ano ngayon po ulit po, trabaho ni Sir Dindo, ma'am? Sorry. Construction po. Okay. Saan siya naka-assign? Kung saan-saan po yun. Sabi mo, nag-iwan, tapos, so opo, ginawa niya na dati? Ginawa na, hindi, nung November 6 po, umalis po yan. Tapos, pinakiusapan ko po yan na baka pwede siyang bumalik para ayusin yung bahay namin sa Cavite. Kasi hindi pa po siya naayos eh. Kumbaga, rights lang po yung nabili namin. Ngayon, bumalik po yan. Kaso po, nung malaman po ng father ko na nandun siya, sa tiyahin ko, kasi nasa tiyahin po kami nakikitulog sa tiyahin ko po. Ginising po yan ang father ko yung nahamon niya po. Magsuntukan daw po sila. Bakit ganun ang tatay mo sa kanya? Bakit ganun ang tatay mo sa kanya? Kasi tuwing mag-aaway po kasi kami, mabilis po kasi yung kamay niyan. So pinagbubuhatan ka ng kamay? Opo, minsan po pinagbubuhatan niya po ako ng kamay. Kailan nangyari yung sinugod siya ng tatay mo? Nung November po, nasa Cavite po kami noon. Hindi ko na po matandang kung anong petsa. Pero matagal na yun kasi kailan na siya lumayas, di ba? November 6 po siya umalis. Pagka lampas mo ng mga 2 weeks, binabalik ko po para maayos po yung bahay namin sa Cavite. Bigla po siyang inawan ng papa ko ng suntukan. Kaya parang tiyatak niya po sa sarili niya na plano ko daw po siyang ipapatay. Okay. Sige po. Ma'am, ganito na lang po. Manawagan na lang po kayo kay Sir Dindo Perez. Kung nasaan man po siya para makauwi na rin po sa inyo, ma'am. Sige po, go ahead po. Kasi ngayon, ma'am, tinatawagan natin eh. Be, kung nasaan ka man, umuwi ka na sa amin ng mga anak mo. Alam mo kami kung saan kami pupuntahan. Kasi mahirap para sa mga bata na malayo sa'yo. Tsaka hindi namin alam kung ano talaga nangyayari na sa buhay mo.
kung ano na bang ginagawa mo. Sana marinig mo itong panawagan ko sa'yo. At sana kausapin mo na rin kami ng mga anak mo. Ilang naman ang akin ang maging maayos tayo. Ang mabuli tayo ng mga anak natin. Ilang po. Sige ayan. Po. Siguro po yung mga netizens natin na ano. Kaya lang ang hirap kasing mag-locate ng taong ayaw naman magpakita, okay. Di ba? Eh, panawagan na lang talaga ito kay Dindod. Sana Dindod mabigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo at ang asawa mo makapag-usap man lang kayo. Mm-hmm. Hindi naman para bumalik ka or no, makapag-usap lang kayo at mabigyan ng ano ng suliranin niyo kung ano man yung pinagdadaanan yung dalawa. Ayun. Sige po, Ma'am Connie, kapag may nag-reach out po sa amin or may nakakaalam po sa kinaroroonan ni Mr. Dindo, ibagbibigay alam po namin agad sa inyo. Sige po, salamat po. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Okay. And ito naman po, attorney si Ma'am Noemi Dagta at nirereklamo niya po yung dating nakarelasyon po na pulis. Nagkaanak daw po siya dito at nangako na magsusustento pero hindi naman daw po tumutupad sa kasunduan na ginawa pa po nila, attorney, sa IAS, Internal Affairs Service po. Yung kasunduan? Yes, ah, okay. Attorney, sa mismong IAS na po. Ang nirereklamo po, mga kapatid, ni Ma'am Noemi Dagta ay si Patrolman Aljon Alba. Okay, saan siya nakadestino? Para malaman natin yung buong detalye ng kaso. Okay. Okay, sige. Nasaan siya? Okay, mga kapatid, syempre, habang nire-ready natin si Ma'am Noemi, again, mga kapatid, may nagtanong po dito paano daw yung mga nasa probinsya na nais pong sumangguni sa tanggapan po ni Senator Rafi. Again, uulitin ko po, doon po sa nag-comment po sa YouTube po, mga kapatid, pwede po kayo magpadala kahit isang representative lang po dito. Mapakapit bahay nyo po o mapakaanak nyo po, maaari po, pwedeng-pwede po kayo dito sa aming tanggapan. Kahit isang representative lang po, dala ang vaccination cards at mga documents po or evidence na pwede nyo pong ipakita sa aming mga staff. Okay. Ma'am Noemi, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Okay. Ma'am, baka kwento nyo pong ikwento yung regarding po dito sa nilareklamo nyo pong si Patrolman Alba. San po naka-assign po ito, ma'am? Barangay OB po, Catanduanes. San po siya naka-assign, ma'am? Sa Barangay OB, Catanduanes po. Catanduanes, opo. Sinira po ako ng tao niyan. Sobra pong manuloko niya. Sinira niya po yung pagkatao ko po. So, bali po, nalaman ko po na meron po siyang babae. Umabot po sa punto na nagka-infection po ako dahil sa pambababae niya po. 11 weeks po akong buntis po nung nalaman ko po meron siyang babae. Nung nalaman ko po yun, sabi ko po, pagagainin ko na lang po yung sitwasyon, hinayaan ko po sila ng babae niya dahil po nasa critical condition po yung pagbubuntis ko. Sabi ko, starting pa lang po yun ang fetus development po ng baby ko, so bawal po ako ma-stress. Hinihingi ko na lang po sa kanya tamang sustento, katanggap-tanggap po na sustento. Kaso hindi niya po talaga nabibigay po ng maayos. So bali po, punta po ako palagi po sa IAS kahit buntis po ako, nagpa-request po ako ng dialogue sa kanya. Yung una pong usapan po namin is hindi niya po nasusunod po ng maayos po. So, yung baby ko po, dinideny niya po kasi po wala daw po akong pera po na pang pa-DNA test. Yun po ang inaano niya po. Yung usapan po namin sa IAS na dapat po ay ma-update, magbigay po ako sa kanya ng update po kapag manganak na po ako. Nag-update po ako sa kanya November 2 hanggang umabot po ng November 7 po. Panay lang po siya seen sa mga message okay, so po sa kanya. So, in short, ma'am, hindi po tumutupad sa kasunduan. Ano po yung kasunduan niyo, ma'am, na nasa IAS po ngayon? Na dapat po ay mag-respond po siya kaagad sa akin kapag nanganak po ako doon. Kaso po, ano po, panay lang po siya seen. Tapos, ang hirap niya po makontak po that time. Tapos, sabi po nang kinontak ko po yung katrabaho niya, nag-passes na daw po siya that time. Ilan po ang anak niyo, ma'am? Isa po. Isa pa lang opo. Po. Kailan po kayo ng anak, ma'am? Yung November 7, November pa lang po, 2023 po. Ah, so parang 2 months, 3 months pa lang yung opo, bata? Opo, 3 months po bukas po yung baby ko po. Okay. Doon sa kasunduan nyo, may provision doon tungkol sa support, time anti-support? Wala pa po. So sa kasunduan nyo, tungkol saan lang yung kasunduan nyo, nalang binabanggit doon? Kasi hindi ko po na ano po yung sa support po niya. Eh ngayon, wala na, hindi na kayo nakita talaga. Hindi na po ako kumukontak. Bumalik ka na ba sa IAS?
bumalik po ako, sinasabi ko po na magpapayos po ako ng salary assignment. Tinawagan po siya doon ng police. Yun lang po. Tapos wala na po. January 4, January 8, January 9 po ako. Makikita po doon sa lahat. Anong nangyari doon sa, anong sinabi mo, magpa-file ka ng? Salary assignment po sana dahil po ang hirap po sa kanya makipag-negotiate po. Okay. Minumura din po ako at sinasabihan po ako na may diferensya daw ang utak ko dahil pinaabot ko po doon sa Noemi, sige, I'm sure. Baka may mga netizens dyan na katulad mo na nabuntis ng police at ayaw tindigan. Ano yung sinasabi mong salary assignment? Yung diretso na po sa ATM ng bata, yun din po sabi sa akin ng mga kaibigan ko pong police. Okay. Kasi po, sobra po ang pahirap na ginawa niya po sa akin. So yung mga otoridad sa police, pwedeng i-require na yung sweldo nung tinatanggap nung tatay o nung bata is pwedeng i-diretso na sa nanay. Opo. Bilang suporta, ganon? Opo. Ano na nangyari doon? Ba't hindi mo na-impurso yun? Nung December po, sabi po ng police dapat po asikasuhin niya na daw po yun. Kaso hindi niya po ginawa. Binigyan ko po ulit siya ng panibagong deadline, January po. Kasi ako na po sa kanya. Kahit sino mo naman po na tao na ginawan ka ng ganyan po, niloko ka po, sinira ka po. Ayaw mo na po talaga sa kanya makipag-contact kasi sobra pong emotional. Yung baby ko po, nung pinanganak ko, 2.3 lang po dahil sa stress na dinulot niya po sa akin. Bumalik ka na uli sa IAS ngayon? Olin, opo, nung January 4, January 8, January 9, yun lang po. Ano sabi nila sa IAS? Tinawagan lang po siya at pinapagawa po yung ano po, salary assignment. Hindi niya naman po inasikaso po. Okay. Pibla rin na po. Ikaw ba, disidido ng file siya ng kaso? Kasuan siya? Nandito po lahat ng ebidensya ko po kung makapasok. Sige, po. Ituloy mo na yung IAS mo ha? Opo. Ituloy mo na yung, saan siya umuwi? Bali po, nung nanganak po ako is umuwi po siya sa kanila. Ang tagal niya po mag-responde po sa akin. Yung baby ko po is na-hospital po ako for emergency CS na po ako that time kasi po yung baby ko humina po yung heartbeat. Hindi pa po siya makontak at ang tagal niya pong pumunta ng hospital. Nagsasama kayo, saan kayo nag-stay? Umuwi din po ako sa bahay nila. Noong college po kami, nagsama din po kami sa Legazpi po. Legazpi po. Pero kailan ka nabuntis? Matagal na. No. So matagal mo ng boyfriend to? Opo, 7 years po kami po. 7 years. Yes, ano ka na ngayon? Nakagraduate ka na ng college? Opo, yes po. Anong trabaho mo ngayon? Ngayon po, nagtuturo po ako private po, tutor, home-based. Meron din po home-based. Okay. Tsaka nag-resign pala po sa opisina. Kailan kayo huling nagsama? Ano po, March po. Last year? Yes po, 2023. Saan yun? Sa Legazpi lang po. Legazpi, Albay. Opo, yes ngayon po. Ba may idea ko kung nasan siya? Nasa sa Katanduanes po daw siya na-assign po. Yun po okay. Ang sinabi po ng police na nakontak ko po. So pumunta ka sa IAS, i-file mo yung mga complaint at alamin mo kung saan di siya naka-assign ha? Opo, attorney. Yes. Okay, kasi isang possible case din natin dito ay Bausi. Opo. Yung violence against women and children. Kasi yung ginagawa niya yan, economic abuse yan. Sipin mo, may kakayahan naman siya magsuporta, hindi siya nagbibigay ng suporta sa'yo. Opo. Kung ikaw tatanungin, magkano dapat ang ibigay niya ng suporta sa buwan-buwan? Nagbibigay po siya paunti-unti po, 3 gifts po, para pong ginagawa niya, installment po yung bata, 2K. Magkano binibigay? 2K, 1.5 sa isang buwan, 2K, mga ganyan po. 2K isang buwan. 2K, ano po, parang installment po ang ginagawa niya po. Kailan siya huli nagbigay? Noong January po. January, so kung nagbibigay siya, may communication kayo sa isa't isa? Hindi po, sa bata lang po na ano po, iniano ko po siya. Yung kapatid niya lang po nagbibigay po, parang pinapadalo dun sa bahay namin. Nasa Albay po ako, sa apartment okay. Po namin. So, Patrolman Aljon, siguro pakinggan mo na itong hinaing ng iyong girlfriend o yung nanay ng anak mo. Para lang sa ganun, hindi naman bumigat ang problema mo sa IAS. Ano? Kasi pag finailan ka sa IAS, ano yan, pwedeng conduct unbecoming yan. Kung ano pang kaso, it might be a serious offense, matanggal siya sa pagkapulis. Ano ba sabi sa IAS? Anong possible na disciplinary action ang pwedeng ipataw sa kanya? Admin case po. Admin case daw po. At gusto niya din pong pikiin ko yung pirma sa birth certificate nung nanganak po ako. Meron po ako mga ebidensya. At bagong panganak pa lang po, attorney, pinagbibintangan niya po ako na yung babae niya ay sinisiraan ko daw po. Gumawa daw po ako. Pumirma ba siya sa birth certificate ng anak? Pinilit ko po. So, sabi ko, so, pupunta, maglalakad po ako ng IAS po kasi magkatabi lang yung hospital. Habang dinudugo ako, naka-diaper, naka-hospital gown, sabi niya, pikiin ko daw yung pirma, gayaan ko daw yung pirma niya. Sabi ko, kahit putulin sa pundaliri ko, hindi ko po alam ang pirma talaga niya. Ah, okay. So tapos wala yung babae niya po, dinugo po talaga ako sa hospital dahil pinagbibintangan niya po, sinisira ko daw po yung babae niya. Gumawa daw po ako ng dummy account kahit wala naman po siyang pruweba. Pagka pulis-pulis po niya. Tapos dapat meron po siyang ebidensya ng ebidensya. Sabi ko nga po sa kanya ay mag-hire po siya ng ano po sa cybercrime. So ikaw, anong bottom line mo? Anong gusto mong mangyari? Kung ayaw niya po magbigay o dagdagan ng maayos na sustento, magpa-file na lang po ako sa kanya ng kaso po. Para okay, unahin mo na yung IAS. Total, nakapag-umpisa ka na sa IAS eh, no? Opo. Yung pong IAS ay yung tinatawag nating Internal Affairs Service ng Police, na sila po ay isa sa mga ahensya ng dyan sa PNP
na kung sa mo i-file yung mga administrative cases na pwede mong i-file laban sa pulis. Siya rin, nandyan ata yung isang ano, investigador from IAS. IAS Albay, si Police Staff Sergeant Jensen Lopez. Kinakausap pa lang din at kausap na ng staff natin. Pero ma'am, ganito po ang gagawin po natin. Ano, medyo nawala na tayo ng oras. Ito po ma'am, i-refer na din po namin kaya Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director na po ng Region 5 PNP para mas matutukan po ito ma'am. Okay? And gayon din po, syempre, kausap na rin po natin sa kabilang linya. Kaya inaano lang po, parad po dito sa case. Binibrief lang po si Police Staff Sergeant Jensen Lopez ng IAS Albay. From time to time, magbibigay din kami ng update sa inyo, ma'am. Taga saan po kayo, ma'am? Albay po. Albay din po. Bumiyahe lang din po kayo dito. Apo. Opo. Sige po, ma'am. Ma'am, I'm sure nanonood ngayon si Patrolman Alba. Meron kayong mensahe sa kanya. Hindi ko po talaga kaya siyang mapatawad. Ma'am, sige po, i-address niyo sa kanya. Sobrang ginawa mo sa akin na pagpapahirap mula umpisa pagbubuntis ko, yung nangyari sa anak ko. Magdasal ka na sana walang mangyaring masama or anong sakit yung anak ko dahil nagka-infection nga ako dahil sa pambababae mo. Kahit talaga ano, ma-reincarnate ka pa, hindi kita mapapatawad. Sana madanasan mo kung paano mag-ire mga anak. Alam mong induced labor ako, hindi normal yung panganganak ko. Dapat nga sisaryan ako para pinagbigyan kita dahil wala ka daw na pera. Sana malaman mo kung paano magbuntis tapos niloloko. Tapos mag-alaga ng bata. Sana pag-aralan mo rin kung paano mag-alaga ng bata, hindi lang kung paano gumawa ng bata. We are both obligated to provide support sa bata, pero ako pinahihirapan yeah, mo okay, pa, okay, ni-stress mo pa. Yung tungkol sa infect, nahawa ka sa kanya? Sa pambababae niya po, tinanong po siya ng doktor ng OB ko po kung gumagamit ng ibang babae. Nag-deny po siya, pero nakita ko sa reaction niya, sa facial expression po niya na para pong nananervyos po siya. So anong sabi ng doktor sa infection na yun? Sexually transmitted yung infection na yun? Parang ganun po kasi tinanong po siya kaagad ng doktor kung gumagamit daw po ng babae po. Tapos nag-deny po. Kaya madami po akong ininom po na gamot na oral po. Antibacterial po, antibiotic, tsaka vaginal suppository po. Yun okay. Po. Sige, okay, okay. Ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Ma'am, ha, ngayon kasi ma'am, hindi po sumasagot si Patrolman Alba. Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Noemi Dagta. At mga kapatid, bukas po muli, ako po si Shari Roman. Maraming salamat at magandang hapon po. Attorney Villamor po, see you again next week on Tuesday. I don't.
everyone and welcome po sa Bardagulan Serye and samahan niyo po kami mula 4 to 5 p.m. Ako po si Shari Roman. Good afternoon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol na puyat. Pero dahil may robust dietary supplement for men, hindi tayo umatras at hindi umaayaw sa bawat laban dahil sa robust astiga. Ito ay gawa sa Epimedium Extract, L-Arginine, Sangaria, Sinomarium at GABA, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan upang mapanatiling masaya ang pang-loving-loving ninyong mag-asawa. Robust 70 pesos SRP per tablet para makasiguro bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. At syempre, may Robust Extreme tayo para sa mahaba-habang romantic date kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme, ito ay 140 pesos per capsule lamang. Robust Extreme, super astig nito. Ang Robust at Robust Extreme is all available at all leading drugstores nationwide from ATC Healthcare Corporation. Your trusted life. Alay. So, buhay ka pa. Aho, ikaw ako pala. Din. Same. Hindi ka masyado uminom. Hindi nga uminom. Puyat naman. Puyat siya. Oo. Same lang tayo ng ano, paghihirap. Kasi ilang... dito. Ano? May sasabihin ka? Wala. Ayan. Behave tayo. Mga auntie, kumusta naman kayong lahat dyan? Oh, kasi... Again, belated happy birthday kay Joren. Love you, Attorney Joren. We love you for who you are and who you may be in the future. Yes! Oh, kasi kami, magkasama kami ni Mom Sal pag-ubi. Kasi nga birthday ni Joren. Mm-hmm. Birthday ni Joren. Tapos, ayun, kasi na nauna ako umuwi, feeling ko magba-blackout ako eh. Kasi sunod-sunod na yung inumin. Ha? Baka gusto mo i-share sa kanila? Sunod-sunod yung cocktail since nauhaw nga tayo. Uh-huh. Tapos, ang asawa neto, nagigigil ako. Puro pa siya, tapos tinabihan pa ako ni Warren. Chat. Basag na si Warren eh. Oh, bago pa ako umalis, medyo basag na siya eh. Ah, true. Nung umalis ako, lalo basag yun. Nagsasasayaw na siya. Mm. Pero sobrang saya na. Actually, na-miss ko yung firm. Kasi wala din ako nung Christmas party eh. Na-miss ko sila. Ah, nung Christmas party nila? Mm-mm. Oh, wala ka nga. Inantay nga kita nun. Siyempre, nagpaasa ka na naman. At may mga pasabog. What's new? Charot. Ha? Anong pasabog? Wala. May mga pasabog lang kagabi. Ah, true. Oh, red flag. Tapos iniwan ako. Ano, Tommy? Iniwan mo ako kagabi? Di ba sabi mo strong independent ka na? Okay naman na. Pero iniwan mo ako kagabi? Nang sa kalagitnaan pagiging awkward natin. Oh, CR. Yeah, yun na yung part ko na magiging barker ako. No, CR. Mga magsi-CR sama-sama. May nangyari kasing awkward situation kagabi. Oh, so, nung nangyari yung awkward situation na yun, tinitignan ko ang Maricel Tulfo, Tungol. Iniwan ako sabi, oh, CR. Sino magsi-CR? Oh. Naiwan kami nung dalawa. Mm. Pero, yun yung... Nagkaroon kami ng chance na makapag-usap. Lagi na lang ako nasa awkward space lagi. Bakit? Hindi ko alam. Sa mga situations, laging ako pag may mga dating muntik na magkasintahan, ako'y nasa gitna. Laging ako yung common ground. Sobrang awkward. Na-awkward na ako. Tsaka parang birthday ko talaga kagawin. Hindi mo pala ni Jack. Hindi ko alam. Ha? Parang birthday ko kagabi. Mas birthday ko. Oo, eh, no? Pero masaya kami kagabi. Masaya naman. Siyempre. Miss ko yung, ano, yung firm. Kasama natin ang ating mga loved ones. Ayan. At siyempre, ito na nga. Saktong-sakto tong topic para sa'yo. Topic natin today is, what is the best decision that you've made in your life? Diba? Ako ang best decision that I made in my life ay pinili ko ang Sisters Sanitary Napkins and Panty Liners. Sisters Feminine Care, stand proud, we are one, we are sisters. I love my sisters from Megasoft Hygienic Products Incorporated. Like this one, oh, best decision ever at every day of my life. It's the best decision ever. Excuse me sa kape ko na hindi ano.
nating kapamilya. Kailangan ko lang talaga ng kape kasi kung hindi, wala kayong makikitang Maricel dito. Okay. So, ayan. This is the best decision I've ever made. Kagabi, feeling ko maraming nangailangan nito. Pero hindi, ang sisters hindi kaya yung pagsusuka. Pagre-regla lang ang kaya nila. Okay. So, ayan. Si Patch din gumagamit nito. Yung best friend ko, Baliw-baliw. Ayan. Dr. Verbaliw. Ayan. So, ako ang ginagamit ko yung overnight. Kasi super heavy flu ako pag nagpi-period. Tapos, ayoko nung regular. Personal preference. Kasi nga, ayoko nang palit ng palit. Nauumay ako pag palit ng palit. Gusto ko mas matagal, mas okay. Okay? So, sisters, it's one of the best decisions I've made in my life. Thank you so much. Diba? Yes. So, ikaw, ano best decisions na gawa mo last year? Me? Mukha ba may mga magandang decision ako na nagawa sa buhay ko? Feeling ko naman. Meron ba? Nag-take ako ng risk. Like, I started dating. Tapos ended up? Ayun. Tinitake ko yung risk. Kasi, sinabi ko sa kanya, and also, ito pala yung pinaka-best decision ko. Maliban, ayun nga, nag-take ako ng risk. Yung bumukod na ako sa family ko. As in, sobrang laking decision nun for me. Kasi, of course, kapag lumipat ako dito sa, kapag nagsulo na ako, nakakahiya naman kung babalik ako sa family ko, di ba? So, ngayon, strong, as a strong and independent baby girl tayo. kinausap ko yung mommy ko. Sabi ko, mommy, sabi ko, gusto ko na maging independent, na ayoko na maging dependent sa'yo, or ayoko na nang may naglalabas sa mga damit ko, ayoko na may nagsiserve na ng dinner ko. Siguro ka, it's time na ako naman yung, kumbaga, kayanin ko naman na mag-isa muna. Diba? Para hindi ako lahat laging nakaasa sa mga kapatid ko na about sa mga damit ko, sa mga, sa mami ko, sa, so ngayon, tinake ko yung risk na mag-isa na akong mag-isa na akong sa bahay. So, very supportive naman yung mommy ko doon as long as yung wini-worry niya lang paano kung nagkakasakit ako. Lalo na yung asthma. Pero ngayon, medyo ano ah, hindi ka na masyado. Hindi parang last year. Kasi last yun year, nga. Pa-bulldog na siya eh. Oo, kasi ano, yun din iniisip ko, yung kay Piper kasi, di ba? Oo. So, lagi kong kasama si... Pag-asma kasi nag-ano ng... So, lagi kong kasama si Piper. Pero alam mo, sabi nila, pag ano, ma-immune ka daw. Hindi ko kaya kay Piper, napakabalay mo ng aso ko. Pero nung lumipat ako, hindi na ako masyado nakakalanghap ng balahibo ni Piper. Ayun. And also, yun nga, nag-start ako na makipag-date. Kasi before talaga, takot ako makipag-date. Alam niyo naman yan. Hindi ko talaga carry kasi feeling ko mare-reject agad ako. Or napakabagal. Baka yung pagong, yung una yung pagong na magi-give up. Mauna pa yung pagong sa finish line. So yun yung isa sa mga pinakamalaking plot twist nung 2023 ko na malaking so, yun decision yung best for decision me. Mo. Yes, na nagsolo ako. Though, kinonsult ko, of course, si mommy. Kala ko nagkonsult ka pa sa abogado. And then, ayun, nag-take ako ng risk na makipag-date ulit. Okay. And mukhang maganda other naman. Other than that, other sa paglilipat, the past years of your life, what do you think is your best decisions? Isa na din yung ano? Nag-grow ka or nagiging better yung life mo, ganon. Di ba nag-resign ako kay SRT? Nag-resign ako sa kanya 2021? Hindi man tinanggap. Dili man tinanggap talaga. Oh. Pero, hindi, sabi kasi ni Sir Rafi. Sino niloko mo, Mi? Sabi naman ni Sir Rafi, pag-isipan mo yan, huwag mo kong dramahan. Pinag-isipan ko naman, Mi! Pinag-isipan ko. Eh, ayoko napupuyat eh. Ha? Maliban doon. Alin?
Ano pa best decision mo? Like in life in general, like tagal, huwag mo na work, like outside work. Hindi, yun nga, yung siguro sa personal kong buhay ngayon, yung bumukod na. Yung before nga. Wala kang best decisions before? Matotoo? Ano ba mga, mali-mali kasi mga decision ko sa buhay. Like, kunyari, pag mag-order, best decision, tikili in order ko. Yeah. Ganon. Uy! 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 Ganon. Naging tanggera pa kagabi. Uy! Oh, shot na isa pa, oh. Barter ka rin kagabi. Kasawa na ito, eh. Wala na. Late na umuwi yung mga por na. Tapos, mamaya nun. 4:30. Pag nainom na ni Atty. Garrett. Isa pa. Oo, oh, ganun na yun. Pag nagtanggal na ng necktie yun, nawala na. Okay. Yung necktie yun. Binigay na sa akin yung necktie, eh. Kasya ba ito sa wag mo? Oo. Oh. Sige, kunin mo na to. Ah, wala na. Doon mo masasabi, ah, wala na. Pero saya kagabi. Ayan. Pero, best decision. For you, ano yung best decision mo? Best decision was, I got married. Mm-hmm. To the love of my life. Kahit na technically, I had the chance to say no, wag muna, or like, antayin muna natin yung anak ko, ganyan. But I chose to get married, say yes, get married in during COVID, like yung height ng COVID. So, medyo sad siya kasi, syempre, wala masyadong nakapunta, like literal family members. Pero, like I said, nung wedding ko, it's all I ever needed, the people who are really close to me. And I know people like friends and close family members and even relatives would understand na ganun lang for the meantime. And nag-promise naman ako na babawi. So yun, that's one of my best decision is to get married with Attorney Garrett. Kahit na pandemic, lumalaban, ganyan. Kasi we had so many options to, kung civil wedding lang, we could have just done it na, yung alam mo yung normal na civil wedding na nasa, pwedeng sa korte, pwedeng, di ba, sa mayor. Alam mo yun, but we didn't. We wanted to be like a mini wedding. So lahat ng jizz, although si Justice yung nagkasal sa amin, but para siyang literal wedding. So, that's one of the best decisions I made. The choice of my ninongs and ninangs at that time, one pair each, also the best decision. Because I know that they will look after us and will guide us during our new chapter at that time. Ano pa ba ang new? Ay, best decisions ko. Best decision ko... Etong year, nung nag-decide ako, nung narinig mo kagabi, yung sabi ko sa iyo, katapusan. Katapusan naman na. Ayun, so yun, isa yun sa best decisions ko na I feel like nag-a-align lahat ng stars. Oo. Nung well, napag-decisionan ko yun na nasa abroad ako, pero parang ngayon ko lang na-realize na nag-a-align lahat na maraming taong masaya for me. Without me announcing anything. So parang, yun naman lagi yung, ano ko na, dapat masaya muna everyone around me before me. So, I'm happy that everyone's happy for me. Na hindi pilit, hindi, ang tawag dito? Hindi pilit, hindi rin, kasi, masabi lang na, alam mo yun, I'm happy for you, ganyan. Mm-hmm. So, that's also one. And, lagi, ang best decisions ko ay Pasko. Na-swipe nang iswipe yung credit card ko. Oo, sa ibang bansa. Na si Garrett minsan nalulula na din. Na pag bumabalik ako galing, pag lumabas na kasi ako ng room namin, tapos naiwan si Garrett, feeling ko, ako, nafe-feel ko best decision ko yun na lumabas ako. Kahit mag-isa ako. Siya parang feeling ko, feeling ni Garrett na nalilito na ako sa life. Like, lost yung soul ko, ganyan. Magbalik ko.
B, wala lang to. Wala lang to. Nakita niya yung hand carry ko. Puno ah. Punong-puno yung room niyo din. Yung room niyo, Mi. Oo. Kaya, best decision ko nga is, yun, nung mga araw na nasa ibang bansa ako, lumabas ako ng kwarto, nag-swipe ako ng card. Isa yun sa mga best decisions ko. Kasi isipin niyo yun, ang daming magbabago pag hindi ko swinipe yun. Mm-hmm. Iinit yung ulo ko kay Garrett, masisira yung bakasyon. So, thankful ako dun sa mga decision. Every Christmas naman, every swipe ng card ko, best decision yun for me. Okay? Kasi mas kilala ko yung sarili ko. Ano pa ba? In life, best decision will be... Ano ba? Removing toxic people in my life. Yun pa naman ako naririnig. Kahit mo, madami ng toxic as in, sa katawan ko. Remove toxic people na as in drastic. Kung kinakailangan, I feel like wala siyang ma-help sa life ko and literal pabigat lang siya. I'll just remove you in my life. Hindi kita i-unfriend. I can be your friend but not as close to my circle kung sisirain mo yung force field ko. So, yeah. Every year naman, yun yung best decision ko is to remove someone that doesn't align with what my goals are. If pabigat ka lang or pinapahirapan mo ko, wala pa naman nakakagawa nun. Kasi nga, I remove toxic people early on pa lang. So, yun. Yun yung isang best decisions ko na ginagawa ko naman every year. Kasi parang ako nagde-declutter, pero tao. Mm-hmm. Ganon. Pero in fairness naman, every year nadadagdagan yung friends ko, nadadagdagan yung people that I meet na, alam mo yun, hindi naman kami magiging super close na BFF, but it's nice to have so many, kasi parang feeling ko every birthday ko, lumalaki na lumalaki yung guest list. Oh. Kaya parang, okay. So I made so many friends the past year and even half of the year. I'm having so many friends. So I'm really thankful na dumadami kayo and dumadami yung nagmamahal sa akin kahit di kayo pilit. Ganyan. Organic, as I say. Tapos, ano pa ba? Best decision, syempre. Piliin yung mga family, like robust and sisters. Ay, ang mega soft, ayan. So, yung robust has been with us for so many years already. Yes. ATC is with us for so many years already. Lalo na nung I'm holding yung Good Night, Got Right. It's also from ATC. So, I'm... One of the best decisions ever is to be with ATC as well. So, kaya nung gusto nilang mag-join sa family ng Barda, no questions asked, diba? ATC yan eh, diba? ATC lang malakas. Mm-hmm. And sa mga future families na gusto mag-join sa Barda, and even to me, like what I say in the show, like we don't, well, I personally don't, even sa personal, like sa YouTube ko or even sa social media sites ko, I don't accept endorsements na, well, hindi ko ginagamit yung Robust kasi hindi ko naman pwedeng inumin yan, pero it's the trust with the brand and even, kunyari, if magagamit ko, like sisters, di ba? I really use it. So, I would endorse something that I would use and I would trust na hindi sisirain yung pangalan ko just to get sales. So, ayoko kasi ng ganon. And even, super daming proseso kapag gusto akong kuning endorsers kasi mapili talaga ako. So, I guess that's one of the best decisions always that I do every year is to pick who I endorse, what I endorse, and the show. Syempre, kasi it carries my name, it carries my dad's name, it carries
the whole family's name. So, I have to be careful as well. So, every time I let a new family join the show and a new family that I would endorse, pag pumayag ako, ibig sabihin, best decision agad yun for me. Kasi it's something na I'm comfortable and very trusted ko yung brand or yung product. And yun nga, I really use it. We use it. Like siya, she uses sisters as well. So parang, actually, kinuha ko rin consideration yun na, ah, okay, gumagamit ka rin ng sisters. Ako din, gumagamit ako. Kasi minsan, nafe-feel ko parang kulang pag ako lang yung gumagamit. Parang, baka for ako lang. So, yeah, that's one. So, very long process. Very, very long. Kaya pansin nyo, yung mga endorsements namin dito, more on paulit-ulit. Mm-hmm. Like, kunyari, sandwich, diba? Ilang beses umulit. So, minsan kahit may endorsements pa na gusto, tapos ako, I feel like it's not a very good decision na to stay with them. I don't let them, diba? Parang kin-cut off ko na sila kasi ayokong masira yung name ko just because like habol na habol ako, 'di ba? Sa brand or sa sales or whatever. I'm not that type of person. Feeling ko naman alam niyo 'yun. Mm-hmm. Kasi I really don't need gusto ko yung maayos kausap and maaasahan and in line with us, which is to help other people. So happy ako kasi lahat ng naging endorsements natin is nakatulong sa ibang tao. Yes, yun yung pinakamagandang decision na ginawa ng mga endorsement natin. Yung piliin ng Barda. Oo, na kunin nyo kami, kunin nyo ako, kahit individually. Thank you dahil pinili nyo ako. I feel like that's also your best decision. And it's gonna be mutual if I also let you be in the family. So, yep. So, yon, may makakausap tayo mula sa Hong Kong. Sinel Bernardo. Hello po. Hi, Ma'am Nel. Good morning. Opo, magandang umaga po, magandang hapon. Ma'am Nel, kayo po. Okay, bago tayo mag-proceed sa ating tanong, matagal na po kayo sa Hong Kong? Opo. 5 years na. Kailan po huling uwi sa Pinas, ma'am? Last June 2023. Tapos uwi yung list na yung March kasi may kaso. May? Kaso yung, kasi nung last tayo nag-usap, di ba, hindi ko makita yung asawa ko. Nakita ko na po siya. Ah, kinasuhan niyo po. Ako po yung yung kabarda nyo nung nakara. Ang last year din yun 2023. Ako yung naghanap ng asawa, tapos hindi ko siya makita, di ba? Tapos nakita ko siya sa Cavite, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Kasama yung kanyang chubet. Chubet, Doon. Nakaharap mo yung Cavite, ma'am? Nakita ko, ma'am. Napakaganda. Ano naman ang say mo? Ako nga yung nagulat eh. Akala ko, ang gusto niya, mas bata. Expected ko kasi mas bata sa akin, mas maganda. Mm-hmm. Hindi ko expected, mas matanda pa pala gusto sa akin. Mas matanda sa akin. Kaya, pero ito, ma'am, ha? Ito, alam kong medyo ano itong tanong ko, pero tingin mo bakit naghanap ang mister mo na, let's say, kahit pa hindi siya tumingin sa physical na anyo nung babaeng yon, bakit tingin mo pinili niya rin yon? Kasi na-meet niya yun nung nagtrabaho niya sa Brunei. Siyempre, kagandaan pa ng medyo maganda pa yun. Siguro that time kasi ano siya eh, parang manager dun sa pinagtatrabaho nilang fast food chain. Eh, siguro mas maganda siya that time. Nagustuhan siya. Tsaka siya yung malapit, ako yung malayo. Yun yun. Eh sabi nung kapatid niya nung nakaraan, nung nagkita kami ng una,
kung may pag-asa daw magkabalikan. Ako na yung mismo nagsabi na ayoko. Kasi alam ko na that time na meron na siyang iba. Mm. Yeah, yun. Ayoko na. Pero may anak mo silang tatlo. Ano, ma'am? May anak mo silang tatlo. Pero kasal kayo? Opo, kasal po kami. Sa simbahan. Pwede mong habulin. Pwede mong habulin yun, ma'am, ng kaso. Yung ang habol ko lang po talaga sa kanya is yung sustento. Kasi yun yung hindi niya ginagawa sa anak namin. Tapos kahit nandyan siya, hindi niya dinadalaw yung mga bata. Eh sabi ko, binigyan na kita ng maraming chance niya. Tama na yun. Yun na yun. Ay ko kaya, kailangan ito, kailangan ibigay mo na yung sustento ng mga bata kasi college na sila. Tsaka yung sweldo ko dito, hindi nasasapat kasi dalawa na silang college. Tapos yung isa nag-aaral ng grade 10. Kaya hindi kaya. Kaya yun ang napag-decision lang ko sa kanya na kailangan. Yun yung nag-decision ako before na ipatulpo siya. Pero bago ako mag-decision that time, tinanong ko yung mga anak ko kung gusto nila. Ang sabi nung bunso ko, wag na mi kasi makikita kami sa TV. Ayaw daw nila. Kaya yun, hindi na lang. Sabi ko kung hindi talaga siya makita, pag hindi ko talaga siya nakita, yun siguro yung magiging desisyon ko na ipatulpo na lang talaga siya that time. Pero sabi ko wag na. Kasi nakita ko naman na siya eh. At saka yung desisyon ko sa, yung pinakamalaking desisyon ko sa buhay ko is yung mag-abroad ako. Tapos, iwanan ko yung mga anak ko, ganun. Mm-hmm. Iwanan ko sila. Malilit pa sila that time. Mm-hmm. Lalo na yung bunso ko. Mm-hmm. Pero ma'am, yes, naiintindihan namin ma'am, talagang best decision yan. But also ma'am, yung best decision na yan, yan yung pinakamasakit din na decision para sa'yo. Kasi, 5 years old pa lang yung anak ko noon eh. Tapos, talagang lahat ng trabaho pinakasok ko doon. Yung ano, yung sasabungan, magtitinda ka doon, bitbit mo yung mga timba na mabigat. Kasi may mga paninda ka doon eh, bibenta mo yun. Yun ang hirap noon. Tapos, sa araw, papasok pa ako para magtrabaho doon sa restaurant. Tapos sa gabi, doon ako sasabungan para meron akong extra income. Pero hindi siya kaya eh. Kaya napag-desisyonan ko, mag-abroad ako. Para sa mga bata. Yung talaga yung hirap na hirap ako. Buti na lang, hindi ako nag-rent. Andiyan yung mga parents ko. Yung mama ko, lalo yung mama ko. Siya yung talagang tumulong sa akin. Siya yung nag-push na gumawa ng paraan para makarating ako dito ngayon. Pero dati sa UA kasi ako, ang tumulong naman sa akin doon, yung papa ko at saka yung kuya ko. Yun. Sila yung tumulong sa akin. Kaya doon yung unang abroad ko talaga, doon talaga lumakas yung loob ko para sa mga anak ko. Yung kahit Sunday, nagtatrabaho ako, nagpa-part-time ako, umaten ako ng mga exhibit, nag-OT ako doon. Lahat ng racket, nira-racket ko talaga. Nagbebenta rin ako ng karne sa mga kasamahan ko, kukunin ko dun sa kuya ko. Ganon. Todo racket talaga ako noon, pati yung $10 na OT na overtime na makukuha ko. Talagang pinapatos ko yun. Dati, 60 pesos lang yun dito dyan sa Pilipinas noon eh. Mm-hmm. Kaya sabi ko, hindi ako pwedeng magpatalo sa ex ko. Kaya ngayon, sa awa ng Diyos, yung mga anak ko, tuloy-tuloy yung school nila. Na may college na ako, graduating na yung isa sa 2025. Isang taon na lang. Kahit hindi siya nagpaparamdam. Yun.
Alam niyo, ma'am, yung sinabi niyo, ma'am, na yung pinaka-best decision na ginawa niyo po is yung pumunta kayo ng ibang bansa, makipagsapalaran po dyan, kapalit po ng magandang buhay ng mga anak po ninyo. Well, ano yung isa pa, ma'am, na yung decision na ikinaginhawa mo din, ma'am, na ginawa mo sa buhay mo? Kasi yung decision about sa pag-alis niyo po ng bansa is kahit papaano masakit yun, madam. Pero ano yung decision na alam mong na ikinasaya niyo din po na masaya kayong ginawa niyo? Yung hindi kayo malungkot, ganun, ma'am. Yung kahit siguro ano, yung nakaalis ako, kasi nakikita kong masaya yung mga anak ko na nabibili na nila yung gusto nila, yung ganun. Not like before na talagang tiis muna, kahit yung murahin lang siya, hindi ko kayang ibigay. Eh ngayon, kaya ko na ibigay sa mga anak ko. Ganun. Yun yung masaya ako na nakikita ko sila na masaya sila sa nare-receive nila galing sa akin. Yung hindi nila kailangan na, anak, sa ano muna, maiipon muna tayo, mga 6 months bago ko mabigay, mga ganon. Eh ngayon, kahit 2 months lang, o kaya 1 month lang tuwing sahod ko, meron pa din ako kasi yung amo ko mabait. Kahit pa paano may extra ako sa kanya pag overtime, ganyan. Doon ko kinukuha yung mga luho ng mga anak ko. Ayun. Bukod doon sa sahod ko. Kaya, yun yung nagpapasaya sa akin yung ano nila, yung kasayahan ng mga anak ko. Nakikita kong natutuwa sila. Pero kahit pa paano yung mga anak ko, kahit na nakalayo ako sa kanila, hindi sila yung kamukha ng mga bata na napapariwara, nagagalit sa magulang kasi wala lagi yung nanay nila. Yun. Nagtatawanan kami sa video call, nag-usap kami talaga ng heart to heart, ganyan. Kahit pa paano, updated ako sa mga buhay nila. Yun yung masaya sa puso ko. Ganun po. Ma'am Nelly, yung mga anak niyo po, nasaan po ngayon? Nasa Bulacan po. Kamusta po sila, ma'am? Yung panganay ko, nag-aaral sila tatlo. Puro sila nag, okay sila. Yung isa, basketball player. Ganun. Basketball player? Opo. Basketball player siya ng barangay namin at saka ng school. Mm. Tapos yung isa naman, college, yung pinakakuya, part-time sa, minsan, siya ng event sa arena, ganyan. Sila yung nag-ano ng mga concert ng mga, yung Blackpink, ganyan. Wow! Sila yung nagbabantay. Baka pwede siyang i-friend. Kaya libre concert sa kanya, libre. Baka pwede siya i-friend. Ano po? Libre po siya, libre rin siyang nakakapanood ng mga concert, gaya ng mga Korean concert, nila IU, pag sa arena ginaganap. Baka kailangan niya ng bagong friend, madam. Oh. Ano? Pero ngayon ba, ma'am, may nagpapatibok ng puso mo? Sa akin? Ayaw mo na ba mag-juice? Naka-focus lang po ako sa mga anak ko. Sabi nga ng amo ko, wala ka bang boyfriend? Ganun, kasi kahit day off ko, hindi ako nag-day off. Hindi ako lumalabas. Wala daw ba akong boyfriend or ano sa Pilipinas? Sabi nga, natatakot sila na baka daw pag umuwi ako, di na ako bumalik kasi mabuntis na ako. Mga ganun. Sabi ko, wala nga boyfriend. Pero madam, syempre, ano lang sila, gusto lang nila maging happy ka kahit paano, kahit pinaprioritize mo yung anak mo. Syempre, iba pa rin kapag may kasama ka sa life. Kahit companionship na lang, di ba? Iba pa rin. Kasi po, ma'am, natatakot ako, may anak akong babae. Ah. Natatakot ako kasi yung mga nakikita ko sa tool ko na pinapakilaman ng mga stepdad yung mga anak nila. Ganun. Mm. Baka pag ginawa sa anak ko, yun mapatay ko talaga. Ay, intense na mamapatay agad. Di ba pwedeng bugbog muna? Mahirapan niyo muna, ma'am. Pera pa niyo muna. Naku, mahirap po kasi, ma'am, may babae talaga ako. Mm-hmm. Tsaka yung pangalawang anak ko makulit. Hmm.
binata ngayon medyo pasaway, pero mabait naman. Okay. Yun so, ang kinakatakot ko na baka masaktan yung anak ko. Ako pa, baka, naku. Ilan taon ba yung mga anak ni ma'am? Yung isa 21, yung panganay ko. Yung isa 19. Tapos yung pinakabunso ko po, 16. Yung babae. Puro ano na, teenager na. Opo. Kaya yung mga jensi-jensi, minsan di na rin po ako makarelate. Pag magkakasama nga kami, mukha kami magtotropa lang. Yun nga maganda, madam eh. Diba? Young forever ka kasi parang barkada mo lang mga anak mo. Opo, parang mga barkada. Pag nakikita nga ng mga kaibigan ko, sabi, oh, parang mga kapatid mo lang yun ah. Diba nga? Sana sinabi mo, ako lang to. Opo, ganyan. Kami lang yung magsabi ko, kami lang yung magkakaibigan yung mga anak ko. Yung talagang best friend ko, yung anak ko, yung kapatid ko. Sila lang, wala akong tropa. Tsaka, relate din ako doon sinabi ni Ma'am Sel kanina na yung mga hindi magagandang, yung mga toxic na friend, tinatanggal ko din yun. di nagdi-decision ako lang, tinatanggal ko. Oo, kasi sayang sa space. Kaya nga. Parang sa cellphone lang yan. Pagpangit na, tanggalin, delete mo na doon. Pati sa recently deleted. Para wala ebidensya. Para wala ebidensya. Correct. Kaya nga pag ano, wala na, hindi na talaga. Tinanggal ko nga sila, pati yung mga toxic na relative ko, tinanggal ko. Ay, maganda yan, ma'am, ha? Maganda yan, even yung mga toxic relatives, friends. Oo, kailangan yun. Alam niyo, madam, malaking kaginhawaan yun kapag nagtatanggal ka nun. Kasi, madam, yun yung sinasabi namin dito, madam, pag may nawawala, ibig sabihin, may space. May space na napupunan dyan. May dadating. May dadating at dadating. Maraming dumadating na kaibigan na mas totoo. Paano dadating yung tao na... Kung walang space. Oo, kung walang space, di ba? Yeah, po. So, kailangan talagang magbawas ka para may puwang yung mga taong dadating pa sa buhay mo. Totoo po yun, totoo po. Kaya, at saka, huwag kayong matakot na mag-let go na... sa mga tao. Huwag kayong matakot mag-let go sa kanila. Hindi ibig sabihin nun masama ka ng tao. It's just kailangan mo lang din protektahan yung peace of mind mo. Of course, para din sa kanila yung ginagawa mo. Opo. Diba? Tama po yun. Saka pag nagkita naman kami sa labas, hello, hi, ganun. At hindi na kailangan ko magbalitaan. Minsan, madam, hindi masama maging plastic. Diba? Parang, para lang sa ikapapanatag na walang gulo na magaganap. Napaka-emotional. Kaya naman minsan sabi nila, hindi ka na namin nakita sa Facebook. Ah, hindi na ba? Kasi kinalaro ng alaga ko ng cellphone ko, baka na-delete niya. Oo. Minsan ano, i-greet mo lang, ganito, hi, hello, Pero kasi yung... Kasi minsan po nasasabihin nila, hindi ka na namin nakikita sa Facebook. Sabi ko, hindi na ba kita friend, ganun. Baka nagpura ng alaga ko kasi minsan hinahawakan yung phone ko. Ganun na lang yung sinasabi ko para hindi masyadong masakit. Siyempre, sabihin ko, hindi ka na, kasi non-friend kita eh. Ganon. Mm-hmm. Yun na lang dinadahilan ko. Kasi kako yung alaga ko, nakikikulikot ng cellphone ko, baka nabura niya, ganyan. Mm-hmm. Kaya ganon. Okay. Sige, adala kita mamaya. Oo. Kasi ko na siya, hindi ko na-add, siyempre. Oh. Ayoko nang nababalitaan ko. Kunwari, may makita lang na kahit bigay ng amo, sabihin, baka animen, gaganon sila. Oh. Bigay animen. E, bigay nga lang sa'yo yun eh. Ano nga naman, sabihin ko sa amo ko, bigyan mo din daw yung friend ko. Ganunin ko ba? Yung mga kababayan pa na, marami tayong kababayan sa Hong Kong. Actually, yung next caller din natin is from Hong Kong eh. Yes. Marami po dito. Mm-hmm. Yung isang nakaano nyo rin po, parang dun sa may Yunlong yun eh. Parang alam ko yung group niya ng karate ba yun? Taekwondo? Mm-hmm. Sinasama ako ng friend ko dati doon. Sabi ko, hindi ka ako uubra kasi mataba ako masyado. Grabe ka naman! Grabe ka naman, madam! Mataba ka na, Sherry. Ano po? Mataba ako daw, hindi naman daw ako Huwag silang kamot pala desisyon. Silang kamot-kamot. Huwag silang pala desisyon sa katawan mo.
Tinitingnan na paano daw ako nakapunta ng Hong Kong kasi yung taba-taba ko daw. Sabi ko, abangani ko. Tinanggap ako dito. Destiny ko siguro. Kasi ma'am talaga 100 pounds, 100 kilos kaya ako. Dumating ako dito. Ah, parang kasing laki ko siya. Kaya nagtataka siya na, paano ako natanggap dito? Eh, ang tinatanggap dito, puro payat. Oh, ay, hindi ako pwede dyan sa ano. Maging helper talaga sa ano. True. Sa Hong Kong. Pero ako natanggap ako, ma'am, eh, 100 kilo. Okay, okay lang yun. Ibig sabihin, para sa'yo talaga yan, madam. Uh-huh. Kaya nga, kung destiny mo talaga, destiny mo. Oo. Kahit ano pa yan. Ako nga, hindi ko na magpupunta ako dito sa Hong Kong kasi mataba ako. Tapos, hindi pa ako sanay sa trabahong bahay talaga. Ito yung first time ko talaga sa Hong Kong. Kasi sa UAE, hindi ako, ano dun, assistant teacher ako dun. Tapos napunta ako dito. Nagulat nga ako, natanggap ako. Oo. Kasi ngayon, nagtuloy-tuloy naman. Ano ba, yung, ma'am, yung bumabagabag sa isip mo ngayon na gusto mo ng, mahirap na desisyon na gagawin? Ano ba yung bumabagabag sa isip mo, ma'am? Na gusto mong tapusin na yung ano yung gusto mo nang bigyan ng decision yon, yung iniisip mo na yan, yung maghiwalay na lang kami ng tuluyan. Oh, ang iniisip ko naman kasi pag naghiwalay kami ng tuluyan, baka yung mga bata, di ba, ayoko man sila bigyan ng hiwalay kasi wala na akong magawa, hindi ko naman pwedeng habulin. Kasi may kinakasama na siya, tsaka may anak siya doon, mas maliliit sa mga anak ko. Kaya, mas ano ko na, mas kailangan nung mga bago ng anak, yung tatay nila. Yung mga anak ko, parang hindi naman na nila kailangan. Pero, syempre, iniisip ko, pag nakipaghiwalay ako doon, baka yung mga anak ko, hindi sila pumayag. Pa? Pero sa tingin ko naman, okay naman. Pero yung talaga yung gusto ko, maghiwalay na talaga kami ng tuluyan. Yun yung laging bumabagabag sa isip ko na gusto ko talaga makipaghiwalay. Yung hindi sa barangay, hindi sa ano. Yung ano, hiwalay talaga na sa papel. Yun ang gusto ko. So, Ma'am Nel, siguro bigyan mo din ng payo yung mga kabarda natin ngayon na medyo nahihirapan tumimpla ng kanilang desisyon sa mga gagawin nila. Kasi natatakot sila sa mga desisyon na, like ako, lagi kasi maliit mga desisyon ko sa buhay eh. So, magbigay kayo, ma'am, ng advice na magpapalakas sa loob nila na pumili ng tamang desisyon, at kung hindi man yun yung desisyon, may purpose pa din yun, tandaan nyo. Kung mali yung desisyon na ginawa mo, ibig sabihin, nakadestino talaga, may plano talaga para sa'yo. So, ano yung gusto mong ibigay na advice sa kanila, ma'am? Ako, papayo ko lang sa mga kabards na natin dyan, na nalilito sila sa kung paano magdesisyon sa mga gusto nilang gawin. Siguro, una, magpo-pray muna kayo kay Lord. Tingin nyo sa Kanya yung sign. Pangalawa, pag-isipang mabuti kung, lalo na kung meron pa yung mga anak, ganyan. Tapos, talagang isa puso nyo kung paano talagang, kung talaga bang yan yung dapat kong gawin. Kung kapag naging desisyon ko ba to, mapapabuti ba ako? Pag-isipang mabuti bago kayo magdesisyon sa mga dapat yung sa mga problema o mangyayari sa inyo o nangyayari o mangyayari pa. Basta laging yung pag-iisipang mabuti yung mga desisyon nyo sa buhay. Huwag basta-basta kasi minsan ikaw, kung hindi ikaw ang magsasuffer, yung iba ang magsasuffer. Ganun lang po. Ayun. Ate, greet mo naman yung mga taga-Bulacan, yung mga pamilya mo, yung mga kamarites mo dito. Gine-greet ko yung mga, una, yung mga friends ko dito sa Hong Kong. Yung isa nasa Canada na eh. Yung mga friends ko sa Hong Kong. Tapos gine-greet ko din yung mga
friends ko sa Bulacan, Santa Maria, Bulacan. Shout out sa inyo, guys. Andito na ako sa mga anak ko, si Yuki, si Yuri, si Yesha. Yung mga anak ko, yung tatlong yun. Saka sa nanay ko, si Madam Melly. Saka sa sister ko. Hello sa inyong lahat. Ganyan. Saka sa mga kabarda natin, mga taga Hong Kong. Yan po. Ayun. Thank you very much, Ate Nel. Ayun. Mag-ingat thank po. You, madam. Mag-ingat po dyan sa Hong Kong, ma'am. Salamat po. Pwede din po. Kaya po kayo pumunta dito. Kabarda naman po kayo dito. Malay niyo, ma'am, pag ako pumunta dyan, may kasama ako. Ay? Mag-update naman po kayo. Tapang. Ika nga niya. Like, ano ka sa Central, ma'am? Ano po? Mag-ikaan tayo sa Central. Oo nga po. Marami po kabarda doon, promise. Pupunta kami dyan ni Ma'am Sel, ano, magdi-Disneyland lang kami. True. Check yeah. lang namin si Mickey Mouse kung daga pa rin ba siya. Baka naging aso. Baka naging aso na siya. Thank you very much, Ma'am Nel. Thank you, madam. Thank you. And nasa linya naman natin, Ana, nasa Hong Kong din po, si Ate Jen. Hi, Ma'am Jen. Hello pa. Oh, meron pang ginagawa yan. Multitaskerist. Busy. Malamig dyan ngayon sa Hong Kong, ma'am. Ano gawa mo, madam? Naghuhugas lang ano, ng dede ng baby. May baby yung, kasi kami. Taray mo naman super multitasking ka. Oo, ganito ako araw-araw. Well, nakikinig, nag-aantay ako ng, ano, nag-aantay ako ng chismis. Wanted sa radyo. Oh. Hindi. Akala ko ng chismis. Isa na din yun. Tsaka yun. Binabalikan ko muna yung mga, ano, yung mga episode ng Wanted sa radyo hanggang sa mag-live na kayo, gano'n. Hanggang sa barda. Tsaka okay din kung may chismis. Mga cellphone lang. Minsan maganda ang buhay pag may chismis. May chismis. Pero syempre, maging ano tayo, responsible. Maging vigilant. Vigilant! Maging responsible tayong mga chismosa. True. Pag na-chismis na natin, huwag niyong dagdag-bawas. Diba? Oo. Pero alam mo ba, sis? Ito na nga. Ito na nga, yung nangyari kagabi. True. Mag-skirt. Skirt! Ayoko na. Sama mo. Sabi ko lang, nag-skirt. Ang dami naka-skirt kagabi. Ako kasi skirt. Sa Ate Jen, ikaw naman, ano yung pinakamagandang decision? Best decision you've ever made? Siguro yung hindi pagbitaw agad. Oo. Sa asawa ko. Parang ano lang, parang may kahawid lang doon sa kay ate na nauna sa akin. Mm-hmm. Kasi last December po, na nahuli ko yung asawa ko na iba. Okay. Pero dati-dati pa talaga, meron na talaga yun sa, kaya lang, parang binabaluhan ako lang, gano'n. Mm-hmm. And nakiusap ako sa anak ko na gusto ko nang hiwalayan, gano'n. Kaso nga lang, hindi pumayag yung anak ko, tsaka kahit anong pilit ko sa kanya, sinasabi niya sa akin na, isakto yun, kasi ikaw naman yan eh. Pero kung siya daw, hindi daw siya papayag na magkaroon siya ng broken family. So, sinacrifice ko yung sa akin na kay, kasi anak ko yun eh. Mahirap yun eh. Ano. So, kahit ang hirap tanggapin na yun, niloko niya ako nung paulit-ulit. So, umuwi ako ng ano, kasi gusto ko ng settlement, gusto ko ng ano, kung ano mang magiging decision namin, personal talaga namin pag-usapan. Mm-hmm. Noong December, umuwi talaga ako, nakiusap ako sa amo ko na kailangan ko lang isettle yung problema. So, sabi naman niya, hindi niya ipapas yung pamilya niya sa babaeng yon na which is matapang pa. Mm-hmm. So sabi ko, sige, bibigyan kita ng chance, pero ito na yung huli. At sana, tama yung magiging decision ko. Sa ngayon, okay naman siya. Siguro, sana. Ay. Sana ko. Tama yung decision feeling ko naman, may kapalit si, bilang sabi mo nga, sinacrifice mo ang iyong happiness. Technically, di ba? Parang ganon. Para lang
'di ba, maano yung kagustuhan ng ano. Feeling ko naman may kapalit yan na mas okay, mas malaki, mas sasaya ka. Kasi lahat ng sacrifices natin ay may kapalit na malaki. 'Di ba? Oo. Sana nga po. 'Yun naman din yung pangako niya, tsaka pinuprove naman niya sa akin ngayon na 'yun nga, kahit yung babae nanggugulo pa rin. Kasi yung babae kasi tatlong beses ko na siya sinabihan. Mm-hmm. Nung una talaga sabi ko sa kanya na naawa ako sa kanya kasi baka kung anong pinangako ng asawa ko, anong sinasabi na hindi ano, kasi ganito, ganyan. Alam naman yung mga lalaki, pagka ng babae, kung ano-ano sinasabi. Mm-hmm. So sabi ko, naawa ako sa'yo, kasi baka naniwala ka sa hindi naman totoo. So sabi ko, iwanan mo na lang yan, kasi problema yan eh. Sabi ko, problema yan eh. Pangalawang beses, ano, nahuli ko pa din na hindi pa rin tumigil. Sinabihan ko sana, once na mahuli pa kita ng pangatlong beses na tinuloy mo pa rin yung ugnayan mo sa asawa ko, hindi na ako magdadalawang isip na ipatulpo pa, sabi ko. Sabi ko talaga yun. Mm-hmm. Tapos, ano, hindi talaga siya tumigil hanggang nung umuwi ako. Hindi talaga siya tumigil kasi nga daw, mahal niya yung asawa ko. Sabi ko, nakipag-closure naman yung asawa ko sa'yo, diba? Usap ka na niya na ganito, ganyan, bubuo niya yung pamilya niya kasi mas mahal niya kami kaysa sa'yo. So, yun, huwag ka nang gumawa-gawa ng istorya na hindi maganda. Yun na. So, tama yung decision ko. Pero, ma'am, salungat tayo. Ano naman yung pinakapangit na decision na ginawa mo? Nung umalis po ako na hindi niya gusto. Kasi yun yung naging mga dahilan na naging ganito kami. Mm. Pero kasi ayaw niya talagang mag-abroad ako. Mm-hmm. Kasi nga daw, yung responsibilities ko is mapupunta sa kanya, walang mag-aalala sa baby, busy siya, sa anak ko, busy siya, ganun-ganun, ang dami niyang audition. So sabi ko naman, ano kasi, kailangan, gusto ko kasi nang matulungan ka, tapos yung magandang ano din sa anak ko, yun. Kaya umalis din po ako ng kahit hindi niya gusto. So, yun yung mali ko siguro. Kaya nangyari po din ngayon. Hindi ko naman masasabi, madam, na mali yung decision mo. Uh-huh. Kasi somehow, maganda naman yung kinahinatnan, kahit papano eh, kalakip talaga ng pag-alis ng bansa, ma'am, is may mga ganyang issue talaga. Pero, of course, yung mga risk pa din na dapat nating tanggapin, no? May mga consequence talaga yan, madam. And, I know naman, ma'am, mukhang masaya naman kayo, mukhang maganda rin naman po yung kinahinatnan, kahit papaano, diba? At least tinry nyo. Na-depress po talaga ako nung nalaman ko. Na-depress po talaga ako. Sobra na hospital ako ng tatlong beses. Kasi parang hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya yung bigla. Mm-hmm. Yung, alam mo yung feeling na hindi mo alam kasi nasa malayo ako. So hindi ko alam kung anong gagawin ko, anong pwede kong gawin. Magiging okay pa ba, gano'n. Ang daming minuto ka lang. Mm-hmm. Huwag ka na mag-cry. Nakakaloka ka naman. Ang alat na ng mga bote ng bata niyan kung mag-cry ka. Diba? Wala naman tayo magagawa. Ganun talaga yung buhay. Kailangan nating mag-take ng risk. True. Yung mga decision na gagawin natin yan, yun yung naalala ko kay Attorney Aine. Maliman o tama, laging may patutunguhan yun. True. Kung ano man yung mga decision. Every decision mo, may outcome yun. Yes. Ayaw mo man or gusto mo yung outcome. May decision na diretso tuwid, yun na agad. Mm-mm. Walang, hindi tayo masyado pahihirapan. May mga ganun. Oo, may decision naman na pangit or risky sa una. Kumbaga, pangit talaga. Hindi masakit, malungkot. Pero eventually, magiging okay ka din. May mga ganun eh. Sabi natin ni Aina, walang decision na
na walang patutunguhan, laging meron. Mm-hmm. Okay. Hindi man naging pabor sa iyo yung desisyon na 'yon. Eventually, nawala si madam. Nawala, naputol. Ah, okay. Nawala ng signal. So, ayun mga kapatid, kung meron man kayong mga desisyon na iniisip ngayon, mm-hmm. kung ano yung pabor sa'yo, kung ano yung yes. pabor sa ibang tao, tandaan po ninyo, eventually, magiging pabor din sa'yo lahat eh. Yes. Kaya nang sinabi ni Madam, mahirap talaga, may mga desisyon na mahirap talaga sa una. Pero kailangan mo mag-decide. Yes. So, hindi naman sa walang choice, lahat ng tao may choice, like I said. But, yun nga, regardless, madali man yung decision or mahirap, at the end of the day, kung ikaw lang makakapag-decide yan, kailangan mo mag-decide. Always, feeling ko may mga decision na parehas naman okay, pero you should always try to pick the better one from the other. So, laban lang, di ba? Ilaban lang natin ang ilaban. And, yung mga OFWs natin, usually yan talaga yung sinasabi nila, yung decision na pag-alis nila. Kalakit talaga niya niyo. Oh, may sakit, sacrifice. Mm-hmm. Pero kung you feel like mapagtatapos niyo yung mga anak niyo, maitataguyod niyo yung pamilya niyo, ikaw yung breadwinner as of the moment, ikaw yung makakapag paangat sa inyo, o di ko. 'Di ba? Kaysa yung mas masakit yung may regret ka na. Yung mga what ifs na paano kaya kung natuloy ako sa kunyari nag Dubai ako or nag Hong Kong ako, 'di ba? Ano kayang difference yung mangyayari? Masakit sa una kasi iwan mo yung pamilya mo, pero ano kaya yung difference na mangyayari sa life namin as a family, hindi lang sa akin, 'di ba? So, yun yung mga i-consider niyo din na things and thoughts habang nagde-decide kayo. If you feel like kung pang sayo lang yan, pang buong pamilya ba, pang kalahatan ba, kasi depende rin sa discipline nyo, sa sarili nyo. If kayo ba, mas important ba sa inyo mauna kayong happy bago yung ibang tao, like parang ako, mas importante muna sa akin na kunyari lahat ng tao gusto ng adobo, ako gusto ko ng kaldereta. Parang mas naniniwala ako sa majority. Yung gut feeling na, bakit kaya lahat sila gusto adobo? Ako lang may kaldereta. Mm-hmm. I mean, unique, oo. Pero, bakit kaya sila lahat? Parang mas comfortable ako ha, na sundin kung ano yung mas gusto ng mas maraming tao. Hindi sa pinipilease ko sila. It's just that mas nahahappy kasi ako kapag masaya yung mga tao around me, lalo na yung mga loved ones ko, na, okay, sige, adobo na lang tayo, wag na kaldereta, next time na lang yon. Parang ganun. So, nasa sa inyo din, preference nyo din as well, kung how do you guys decide on it. So, tignan nyo din. Tignan nyo din yung, kasi medyo ma-foresee nyo naman yung, ano kaya, pag iniwan ko yung anak ko ngayon, at magtrabaho ako ng 1 year, maintindihan niya kaya? So, since kayo lang nakakakilala sa anak nyo, kayo lang yung makakapag-isip ng semi-future reaction, di ba? Ngayon kasi, bara-bara yung desisyon. Yes. So, huwag kayong bara-bara mag-desisyon kasi kaya nga, di ba pag impulsive decision? Kaya nga, impulsive buying, okay lang. Charot. Impulsive buying, okay lang yun. Pero yung mga like life decisions, career decisions, you should not decide on it impulsively. Lalo na pag galit kayo, sad kayo. Mm-hmm. Kasi kayo lang din makakaramdam yan kung sad kayo, happy kayo. Diba? Always decide when you're happy, when you're okay. Don't decide when you're feeling sad or galit. Or, lalo na pag regarding sa ibang tao, kung kanino ka galit, kung kanino ka dahil sad ka. Kasi maapektuhan eh. Hindi ka, magiging bias ka. So, dapat hindi ka ganun pag you're deciding on something. Diba? Yes. So, thank you
mga kapatid, dahil yung mga desisyon nyo na pag-watch ng Wanted sa radyo at pag-watch ng Bardagulan serye, eh very consistent pa din. And also sa Robas and sa Sisters, dahil naging maganda ang desisyon nyo sa pagpili sa Barda. Thank you very much. Aba kayo din. Charot. Yan ang mga magagandang desisyon na ginagawa natin sa ating panghabang buhay. Ay, sa ating habang... buhay-buhay. Kaya today. Thank you very much, mga kapatid. And bukas pumuli ako po sa Shari naman. Good afternoon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. At syempre, huwag po natin kalimutan ng Robust Dietary Supplement for Men. Robust at Robust Extreme. Ayan. Bukas pumuli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan. Sa'yo.